Hello. Hello, hello. Welcome sa studio. Okay lang, maaga pa naman. tapos na. Kumusta? Hello, hello. Ito ay para sa kung sino nagtatanong. Okay. Tapos, yung si Kuya Les. Okay. Hindi ko kasi alam kung meron kami pong space to record. Parang wala na ata. Okay lang kahit hindi pa. Record na naman po yung... Sige. Okay. Okay. So, ilan ang resident artist natin na available ngayon? Ngayon po ilan sila? Apat po sila. Pero 6 po kasi sila this batch. May ilan po kasi hindi na tumuloy, hindi na natuloy na residents. Okay. Usually 8. Ano po ba? From, gusto niyo po ba mag-introduce muna sila before I introduce you? Eh, ikaw na. Okay lang. Pwede na tayo mag-start. Ikaw na muna mag-introduce. So, bago ang lahat pala, I'd like to, apologize kasi, pasensya ha na hindi ako makakapunta ngayon kasi nga na-exhaust ko na yung aking reward card sa mga biyahe. So medyo kailangan bumawi ng konti, so hindi ako makaalis ngayon. But ganun pa man, gusto ko pa rin sana ma-meet kayo and then hopefully makapag-share at impart sa inyo ng ilang bagay tungkol sa topic na i-discuss ko. And then... sana hindi rin ito yung huli first and last na magkikita tayo, and kung sakasakali man na magkita ulit tayo, mahina kasi ako sa memorya ng pangalan at saka ng ano. Huwag kayong mahihiyang i-approach ako kung may gusto nyong mag-hello or something in the future ano. And ayan, congratulations sa inyo na nandiyan kayo sa residency, and I hope you're all doing well at saka learning a lot from this opportunity. So yun. Good morning. Good morning. So good morning, and we're virtually welcoming our visiting mentor, Leslie De Chavez. So, isa to sa mga idol kong artists. College pa lang ang pinakalala na siya sa amin ng professor namin. As pinagmamalaki ni Sir Cabangis, si Kuya Leslie, as one of his star students na nakakuha ng residency sa Korea, and where he also launched his career dun internationally na kaagad na level si Kuya Les from that residency, which actually inspired him to create a residency rin pag-uwi niya. So, doon nag-start yung Project Space Pilipinas, of which he'll be talking about. Of course, si Kuya Leslie is a multimedia artist who has exhibited internationally and laging may strong social engagement and message ang kanyang mga trabaho, and makikita nyo rin naman. And by extension, yung ginagawa niyang mga proyekto dun sa Project Space Pilipinas, his artist-run space and program sa Lukban, Quezon, kung saan siya lumaki, also expounds kung paano ba magagamit yung art to connect to the community, to enrich yung community, and also paano rin ba maging educational yung art and the artists as educators din, as well as community leaders.
So, 17 years na po ang Project Space Pilipinas. So, hindi naman halata kasi mukhang bagets pa rin si Kuya Leslie. And he's also been with us sa Linangan. He's been mentoring since 2021. No, Kuya? 2021? So, nag-panel na rin siya. And very strong din sa kanyang practice yung curatorial practice. So, aside from working then as a studio artist, nagpo-produce ng sarili niyang works, he also curates yung mga exhibits and programs doon sa Project Space Pilipinas and also doon sa Lukban Quezon na ginawa niya rin parang isang malaking exhibition space din, na-activate nila yon. So, ito, mag-share siya kung ano yung ginagawa nila doon sa Lukban, sa Project Space Pilipinas. Okay po. Okay na? Okay po. Okay. I guess mag-start tayo. Naririnig niyo ako? Malinaw naman? Okay naman. Okay, sige. Again, pasensya ha, hindi ako makapunta dyan. Of course, gusto ko sana kayong ma-meet in person and then makita rin sana yung mga works ninyo. Pero unfortunately, talaga lang hindi na kaya ng powers at saka ng schedule. So, but sige, try ko kung ano yung the best na pwede kong ma-deliver at ma-share sa inyo ngayong araw na to. And then siguro mag-start tayo by introducing yourself, your name, kung taga saan kayo, saan kayo nanggaling, and then anong klaseng work yung ine-explore ninyo, kung anong form at saka kung anong mga ideas yung ine-explore ninyo bilang artist. So yan, sige, start tayo. Ako po si Johans Darren Namoro. Galing po akong Quezon City. Tapos yung art po is pop art po. Siya, sindikato po yung name po nila. Tapos yung in-expert ko pong art form ngayon is yung painting, yung casting po ng toys. Ganun. Ayun po. Mm-hmm. Mm-hmm. Anong name ulit? Yosh? Johans po. Johan. Okay, Johan. Okay. My name is Jebo Padernal po. Jebo? Jebo. Apo, from Naga City. Okay. Surreal pop yung gawa ko po. Mga figurative. Mahilig ako gumawa ng sarili ko characters and expressions. Tapos, about sa mga philosophy and yung mga archetypes yung gawa ko. Okay. So, ano to? Paintings and drawings? Paintings, drawings pa. Saka mixed media, I guess. Ano? Parang ganon. Mga okay. Experimentals po. Jebo, tama? Yes po. So, Johan, tama ba? Johan, tapos Jebo. Okay. Hello po, good morning. Ako po si Joey Aguinaldo. Joey po. Yan, hindi ko na masyado maintindihan. Joey, Joey po. Joey. Jorby? Joey. Rule. J-O-W-E-E. Sige, sige. Pwede rin J-O-E-Y. Medyo ngongo na yung dating ng audio. Ay, sige. Ay. Uy. Hello po. Malinaw na po. Okay, sige. Ayun po. Ako po si Joey. Joey, okay. Yes po, yes po. Joey Aguinaldo. From Los Baños, Laguna po ako. Okay. Nag-oil painting po ako. Acrylic or oil painting po. Mostly figurative po yung ginagawa ko. And yung concepts po na ginagawa ko po ngayon ay about sa social realism po. Ngayon po, nag-explore po ako dito ng paggamit ng ng mga colors din po. Kasi dati parang mostly black and white po yung ginagawa ko. Ngayon, nagtatry po akong gumamit ng mga bold colors dito sa Linangan. Yan po. Thank you. Okay. Sige. Thank Hello. You, Joey. Rinig po ba? Okay. Sige. Anong name Sige. Mo ulit? Sorry. Hello. Ako po si Chanel. Taga Cebu City po. And ano ba yun? Art. Yung ginagawa ko po, mixed media eh. So, minsan nagpe-paint. Minsan, new media tulad ng video or installation. Tapos, yung ine-explore ko pong concepts is usually through
Catholic images and religion, tapos mm-hmm. Sometimes social issues, ganun. Yun lang mm-hmm. po. So, ano, sorry, ano ulit yung form? Yung form, minsan painting, drawing, or new media tulad ng video or installation okay. work. Okay. Okay. So of course kaya ko rin tinatanong ano kasi parang of course gusto ko sanang maintindihan ko ano yung so kung malaman kung naiintindihan natin yung konsepto ng art no kung paano ito ay binubuo ng dalawang bagay so yung form at saka yung content. So kaya gusto kong malaman ano ba yung form na ine-explore ninyo at saka ano yung kadalasan na content or concept na ginagawa ninyo or ini-investigate, ine-examine ninyo bilang mga artist. So, si Johan, si, sorry, Jebo, si Joey, at saka si? Chanel po. Ano? Sorry? Chanel. Oh, yung bag. Chanel. Yung bag. Okay, si Chanel. So, si Chanel ay taga saan? Taga Cebu. Cebu, okay. So, si Johan ay QC, si Jerbo ay, ano nga ba? Sorry. Naga City po. Naga. Tapos si Joey ay Los Baños, tama? Yes po. At tapos si, ano ay, si Chanel ay Cebu. Okay. So, again, yung topic natin ngayon ay art in and the community. But as inintroduce kanina ni Ali, practicing bukod sa dun sa practice ko with the community sa Lukban, ako rin ay isang artist, no? So as an artist, ang mga ine-explore ko ay iba't ibang klase ng forms. So as much as possible nagagawa ko or meron akong capacity to explore yung various forms by diverse application at saka experimentation. So sa painting, sa drawing, sa installation, sa video, at saka of course yung aking community engagement, ano. Naniniwala kasi ako na iba't ibang forms or iba't ibang ideas actually ay nagre-require or nagde-demand din ng iba't ibang klase ng form. So if, kung ikaw ay yung klase ng artist na nagtatry na i-explore ang maraming ideas, especially ideas na may kinalaman sa mga socio-political na issues at saka iba't ibang pamamaraan ng pag-articulate ng ideas, mainam din na na-explore natin yung diversity ng forms. So, iba't ibang ideas, iba't ibang forms. Of course, walang perfect na translation or forma na maaari mag-articulate ng ideas natin, pero merong madalas na pinaka-appropriate, okay? Or pinaka, let's say, effective na pag-articulate ng ideas. Ano? So, minsan, kung ewan ko kung na-encounter ninyo minsan na parang naro-roadblock kayo kasi pinipilit nating ipasok yung mga ideas sa forma na alam lang nating gawin, no? So for example, sa painting, marami ding limitations ang painting kasi nga two-dimensional siya and then nandun ka lang sa medium na hawak mo and then of course, marami pang elements and questions, for example, symbolism, articulation or capacity ninyo pag-translate ng ideas ninyo and then yung skill set na meron kayo. So, marami siyang limitations. Ngayon, kung titingnan yung mabuti, hindi rin dapat tayo na naiipit or natatrap dito sa mga ganitong klase ng limitations. That's why, kung ilan sa inyo nakapag-aral siguro ng fine arts, makikita ninyo kung paanong inintroduce tayo sa iba't ibang forma ng paggawa at iba't ibang forms. You know? Kasi nga, para makita natin na bawat form ay mayroon kanya-kanyang kapasidad. Ano? At meron din siyang kanya-kanyang effectivity, ano, kung kakayahan. So, ganun yung approach ko kasi nga ayokong matrap, ayokong makahon sa isang uri lang ng forma. And then naniniwala ako na ang ating pangunahing kailangan proteksyonan ay yung freedom to express our ideas and freedom to translate and articulate our ideas. Teka lang, question. Okay lang ba sa inyo kung Tagalog, dire-diretso ako, Filipino, Taglish, okay lang, ano? Wala namang Inglesero sa inyo na kailangan dumudugo ang ilong nating lahat. Wala namang foreigner or something. But anyway,
Para lang din, of course, kasama din yun sa ano namin sa Project Space Pilipinas na mayroon tayong kakayahan na i-articulate yung ating mga ideas sa mga mas accessible na pamamaraan o kaya ay lengguahe. Ano? Kasi nga medyo yung art itself is sobrang intimidating. Kung halimbawa, pag sinabi mo, oh, art po ang ginagawa namin, di ba? Parang nakaka-intimidate yun minsan, especially sa mga karaniwang tagapanood ng sining. So, yung ating topic ngayon is art in and the community. So, yung aking engagement sa community ay isang bahagi lang ng aking practice. Ano? So, kung familiar kayo sa ginagawa ko and makikita nyo, for example, sa mga posts ko sa Instagram or sa Facebook or sa website ko or sa mga balita, na yung works ko ay may kinalaman sa socio-political na mga bagay. Ano? Para sa akin, yung art ay isang tool at saka isang weapon. No? Tool siya para i-further yung education at saka information at saka awareness ng mga tao sa paligid natin. At weapon din siya para maging sandata laban sa ignorance, you know, laban sa kapangyarihan din na kadalasan ay nagiging bahagi rin ng pang-araw-araw nating buhay. Ano. So, ginagamit natin yung sining bilang pang-responde, kumbaga, ano, sa creative or malikhaing pamamaraan para makaresponde doon sa mga bagay na nakaka-apekto sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. So, kung masusuri ninyo yung practice ko, sobrang diverse, iba-iba rin, very issue-specific, pero sa ganung bagay, nakikita ko rin yung kakulangan. Kaya nga sinasabi ko kanina na marami ring limitations yung paggawa natin ng sining. O ano man yung pipiliin natin ng medium. So, ang question parati is paano ba tayo makakawala dito sa ganitong klase ng limitations? Ano? So, kaya naisip ko, hindi enough na nagagawa lang tayo or nagbibigay ng komentaryo gamit yung ating sining o yung ating paintings or ating art. Ano? Naroon yung pangangailangan na kailangan lumabas din tayo sa labas ng ating studio or sa apat na sulok ng ating studio at makisalamuha. Ano? Kung, especially kung ang intention natin ay magkaroon ng impact or maka-impact ng change sa ating kapwa. Hindi lang mga manlilikha but also dun sa ating immediate community or kapwa natin manlilikha. Ano? Kaya ako naisip yung kahalagahan ng pagkakaroon ng platforma o yung Project Space Pilipinas. So yung PSP ay isang artist-run initiative na sinimula namin noong 2007. At ito ay nagsimula dahil din sa residency. So ako katulad ninyo ay nag-residency 20 years ago. 20 na ba? Oo. 20 years ago, nag-residency ako sa Korea. Pasensya na, mahina ako sa math. Nag-residency ako sa Korea for 1 year. So imagine nyo yung na-experience nyo ngayon, 2 months lang, di ba? Tama ba? Okay, so 2 months. Yung imagine nyo, nag-residency kayo sa isang lugar for 1 year, totally different culture, ibang langguahe, ibang pagkain, di ba? Ibang mga tao. Nag-residency ako doon noong 2005 and 2006. So isa siyang grant na katulad ninyo, meron ding inagkaloob na espasyo or studio para magtrabaho. Naroon din yung mga opportunities para makakilala ng mga iba pang arts professional at saka mga kapwa artists. And then, so yung 1 year, napaka gandang panahon. Actually, enough yung panahon na binigay para i-develop yung ating yung aking craft nung time na yon. So, nung time na yon siguro mga 27 years old ako noon sa nung nasa Korea ako noong 2005 and 2006. So after noon, naging maganda yung resulta nung residency. Nagkaroon ng marami pang opportunities. Nagkaroon ako ng gallery representation. Nirepresent ako ng isang Korean gallery. And then eventually, na-promote yung mga works ko within the region and outside the Asian region and then of course dito rin sa Pilipinas. So in a way, naging stable din yung aking condition, I mean, yung status ng aking practice. Kaya
nagkaroon ako ng kakayahan na magsimula ng plataforma katulad ng Project Space Pilipinas, kung saan nakikita ko yung importansya ano ng pagkakaloob ng espasyo at saka ng lugar para sa mga artists, especially yung mga emerging artists, para i-pursue yung kanilang artistic endeavor. So basically, kung ano yung ginagawa nyo ngayon dyan sa Linangan is basically what we did 20 or 15 years ago or 17 years ago, na kung saan yung Project Space Pilipinas ay nagsimula sa Mandaluyong City. So yung studio namin sa Mandaluyong, actually studio ko siya dati. And then kinonvert lang namin siya as a residency studio para sa mga kaibigang artists. Sinimula namin sa mga kaibigang artists by invitation para bigyan sila ng maliit na espasyo at saka pagkakataon para magkaroon ng exchange. Ano? So yung residency ay hindi lang naroroon para mag-create tayo ng art. Ano? Naroroon ng residency or nandyan kayo sa residency para i-reflect ninyo yung sarili ninyo, i-reflect ninyo kung yung trajectory at direction ng art na ginagawa ninyo, at i-reflect nyo rin yung kahulugan at kabuluhan ng bakit ba tayo nag-a-art, bakit ba importante itong pag-a-art na ginagawa natin. So hindi lang siya pagkakataon para magkaroon ng kaibigan at mga kasama sa journey or sa paglalakbay na ito. Pagkakataon din to para talaga pagbutihin yung ginagawa natin. May matutunan tayong mga bagong pamamaraan, techniques, pamamaraan ng pag-iisip at pamamaraan ng paggawa. Ano? Isang magandang pagkakataon na nandiyan kayo sa Linangan, kung titingnan niyo mabuti, sa pinaka I would say modest na pamamaraan ay ginagawa ng Linangan lahat ng kanilang magagawa para ma-introduce kayo sa mga importanteng mga aral na at karanasan sa pamamagitan ng mga mentors ninyo, at gayon din yung pagkakataon para makakreate kayo at saka medyo ma-rethink natin ano yung ating mga ginagawa. Hindi para baguhin yung ginagawa ninyo, pero at least maging critical tayo kung saan na nga ba pupunta itong ginagawa natin. Ano? Ano pa ba yung mga possibilities at potentials na pwede natin gawin? So, yun ang kabutihan at kahalagahan ng residency. Ano? So, maganda na nandyan kayo, and hopefully magtuloy-tuloy siya, masundan pa siya. And then katulad ng Linangan, may residency rin sa Project Space Pilipinas. And of course, welcome kayo doon anytime gusto nyo pumunta at bumisita sa PSP. Ano? And then, magsasabi lang kayo, pwede tayo mag-schedule ng meet-up, or kung gusto nyo mag-residency, pwede natin pag-usapan sa PSP. Since galing na kayo sa Linangan, assured ako na magiging mabuti kayo mga resident artists. And then kung sa tingin niyo makakatulong kami sa Project Space Pilipinas sa Lukban para i-further yung inyong interest at saka yung inyong mga ideas at saka yung inyong mga gawain, magsabi lang kayo, welcome kayong mag-apply or mag-residency sa amin sa PSP. Okay? Malinaw? Okay. So yun. So mag-share ako ng screen para simulan natin yung residence yung conversation tungkol dito sa art in and the community. Okay. Saan na yung screen ko? Ayan. So yan. Nakikita niyo yung screen? Okay naman. Na-share na ba yung screen? Okay lang. Okay, sige. So karaniwang talk at saka a topic na na-assign sa akin dito sa Linangan is yung art in and the community. Dahil na nga ito sa aking engagement sa Project Space Pilipinas at saka or ng Project Space Pilipinas sa Lukban. Yung Lukban ay actually hometown ko. Dito ako lumaki. Dito ako nag-aral ng elementarya at saka ng high school. So kung familiar kayo sa Lukban, ang Lukban ay nasa southern part ng Metro Manila. Part siya ng Calabarzon. Kung magdadrive kayo from Manila, siguro mga 4 to 5 hours depende sa traffic. So yan, makikita nyo. Katabi ng Lukban or ng Quezon, of course, ng Batangas, ng Cavite, Laguna, Rizal. Pero siya ay nasa paanan ng Bundok Banahaw, kalapit siya ng Laguna, ng Louisiana, Laguna,
At katabi niyang bayan ang Sampaloc, Tayabas at saka ano pa bang katabi niya sa likod? Mahayhay, o yun. So katulad ng maraming mga rural areas dito sa atin, ang Lukban ay isang agricultural na lugar, ano? So ganyan, may nakarating na ba sa inyo sa Lukban? Oh, ayan si Joey nakarating na sin. Pahiyas or ano? Field trip. Pahiyas, oh. So familiar ka na sa Lukban, 'di ba? So yung Lukban maliit lang siya na town. Maliit lang siya na bayan, halos nasa 60,000 lang yung population niya. Pero as you know, dahil nga kilala kami sa Pahiyas, ibig sabihin inherent yung creativity dun sa bayan, ano? So parang sa totoo lang maraming na produce na artist ang Lukban. Maraming na produce na karamihan ay self-taught, marahil ay reflection na rin ng creativity na dala nung komunidad, ano? And then nung history, and then also yung mga rituals at saka yung mga traditions katulad ng Pahiyas. So yan, katulad ng mga ibang bayan, ito ang makikita natin. Of course, yung plaza, monumento, munisipyo, may Jollibee, may 7-Eleven, may McDo. Meron na rin kaming Chowking. So medyo gentrified na rin ang Lukban. So kahit pa sabihin natin agricultural siya, marami na rin mga developments na nagaganap sa Lukban. So of course, katulad ng maraming bayan, ano, meron din tayo mga sites kung saan ine-express natin ang ating mga pananampalataya, faith, at saka ating mga paniniwala. So yan, famous din ang Lukban sa kamay ni Jesus bilang isang healing site. And then of course, yung Pahiyas, na actually pag tiningnan ninyo ay reflection talaga ng creativity ng bayan. Yung Pahiyas, sabi nga ni Alice Guillermo, ay maituturing na traditional na installation art dahil ito ay gumagamit ng mga materyales na ini-install ng mga tao dun sa bahay nila para i-express yung kanilang pasasalamat dun sa masaganang ani. Kaya yung San Isidro ay bilang pagpupugay kay San Isidro Labrador, yung patron ng mga magsasaka. So through the years, nag-evolve yung Pahiyas. Nung unang panahon, ito ay simpleng paglalagay lang ng mga ani nila. Ano? Ini-express lang nila yung kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng paglalagay nila ng ani o yung kanilang harvest sa harap ng bahay, and then bibindisyonan ng pare na umiikot sa buong bayan. And then through the years, nag-evolve siya, natuto ang mga tao na i-decorate or i-adorn yung kanilang bahay sa pamamagitan din ng mga ani nila, yung harvest nila. So yung mga gulay, mga palay, and then later on, na-develop nila yung keeping, gawa sa palay, and then of course, naisip din nilang gamitin yung mga delicacies nila o mga pangunahing produkto or business nila bilang mga materyales sa kanilang decoration or adornment. So yan ang Pahiyas. So kung titingnan natin, bawat lugar na pinanggagalingan natin ay mayroong kanilang inherent na expression ng kanilang creativity. Meron din silang mga inherent na expression ng kanilang belief, paniniwala, at saka mga ritual at saka traditions. So ganyan ang mga Pahiyas. So kung may pagkakataon kayong makapasyal, isang araw halimbawa, napunta kayo ng Lukban, huwag kayong mag-aatubili or mahihiyang magsabi, mag-hello sa amin. Welcome kayo doon, imi-meet ko kayo doon, I will bring you around, and of course, pwede tayo magkita sa Lukban. Whether Pahiyas or hindi, ang Pahiyas ay tuwing 15 ng Mayo. So of course, famous din kami sa Longganisang Lukban. So yan, ito yung Project Space Pilipinas, ito yung kami ay nagsimula ng 2007, at saka sabi ko nga yung PSP ay isang, hindi siya commercial gallery or commercial space. Ang PSP ay initially isang art and cultural space kung saan nagbibigay kami ng pagkakataon, assistance at saka suporta sa mga cultural workers o kaya mga kapwa natin artists na mayroong kagustuhan na mag-express ng kanilang ideas or mag-share ng kanilang artistic prowess. And then yung core programs ng Project Space Pilipinas ay exhibitions, collaboration, education, at saka residency. So yung initial naming project nung nagsimula kami noong 2007 ay residency. So ang tawag namin ay Near Manila.
nung nasa Mandaluyong pa kami, yung near Manila, ibig sabihin, NEO Emerging Artist Residency. So, doon kami nagsimula, pero na-envision ko na rin yung possibility na mag-expand kami into exhibitions, education, at collaboration. So, 17 years na kami, we've had a lot of collaborations with galleries here and abroad with other artist initiatives, exhibitions sa mga commercial galleries at saka mga private institutions, as well as conversations and educational programs na designed hindi lang sa PSP, hindi lang sa mga established na institutions, but as well as mga localities at saka yung locals ng Lukban. And then yun nga, katulad nung ginawa namin recently, dito sa Iloilo at saka doon sa Alcala, Cagayan, in partnership with Linangan Residency or Linangan Artist Initiative. So yan. So, hindi katulad ng karaniwang mga artist-run spaces, ang PSP ay naka-embed sa gitna rin ng isang komunidad. Ano? So yan, napapalibutan kami ng mga restaurant, ng mga maliliit na kainan, maliliit na businesses. And then, literally, nasa tabing karsada lang kami. So, talagang makikita nyo na very accessible yung PSP. Ito yung PSP. Harap siya ng tindahan. Ano? So, yung PSP sa Lukban ay dati ko ring studio. Dati siyang bilyaran. So, yung bilyaran na to, mahaba siyang espasyo. And then, meron sila before na 5 tables ng bilyaran. And then, nung inopen ko to nung 2007 bilang studio ko, sabi ko sa parents ko, sabi ko, Nay, gawa kayo ng ano, something sa harap para meron kayo mapapaglibangan. So, nag-open sila ng gift shop. So, ito na yung gift shop na ang pangalan ay Larkas. Sa likod niyan, ang Project Space Pilipinas. So, yung gift shop ay hindi lang basta gift shop. Actually, isa rin siyang espasyo. Ano? Espasyo para magpakita rin ng art. So, ito, halimbawa, work ni Marta Atienza, video work niya. So, imagine mo kung paano aming intentionally inilalapit ang contemporary art sa tagatingin or bahagi ng komunidad. So, imagine mo yung local or kapitbahay or mga mamimili na napupunta doon sa tindahan ng nanay ko, bibiling pang kulay ng buhok, and then makaka-encounter siya ng art, no? So, ito yung sinasabi natin na paano nga ba natin maiilapit sa publiko yung sining. Ano? So, isang bahagi lang yun na kailangan din nating gawa ng paraan. Paano natin magagawang accessible? Accessible ibig sabihin, walang masyadong balakid para magkaroon ng encounter dun sa contemporary art ang mga tao. Minsan kasi madaling gawing lip service yung we want to make the art more accessible to the public and cha-cha-cha, blah-blah-blah, di ba? Napakadaling gawin. Pero actually, kung paano mo siya gagawin is isang bagay. And then, isang bagay pa rin yung paano mo papalalimin yung or paano mo mas maitatanim yung nilalaman ng art. So, isang bagay pa yun. So, doon papasok yung educational program. So, sa Lukban, as much as possible, ginagawa namin na masanay ang tao na makakita ng art or makakita ng contemporary art. Dahil nga, isa rin sa mga dahilan kung bakit actually mahalaga para sa akin na mailagay ang Project Space Pilipinas sa Lukban at maging accessible sa mga tao, dahil lumaki ako sa Lukban na ang nakikita ko lang na art ay na doon sa mga coffee table books na sobrang honestly, I'm a joker. Ano? So, natuto ako ng art or yung idea ko ng art ay limitado lang doon sa mga glossy pages ng coffee table book na actually ay hindi rin naman talaga representative ng contemporary art. So ngayon na meron kaming capacity para i-share yung access at saka yung actual na encuentro or encounter doon sa contemporary art, ginagawa namin itong pagkakataon para ma-elevate yung visual literacy at yung understanding ng community at maging makaambag kami para maging sophisticated ang kanilang idea ng art. Ano? Na hindi lamang limitado sa pagpipinta, pag-uukit, o kaya ay pagkuha ng larawan, at saka pag-drawing. Ano? So para makita nila na
ang art pala ay tumatalakay sa napakalawak at napakalaking mga ideas, ano, may ganun palang capacity ang art. And then ito pala ay hindi rin limitado lang sa pagpipinta at sa pagdo-drawing. Maaari din pala itong maging isang performance, video, installation o kaya ay community engaged na project. So in Project Space Pilipinas, ito yung itsura kapag may residency. So ito, meron kaming exchange sa mga exchange residency sa Malaysia at saka sa Indonesia. Nung time na to, nagpadala kami ng dalawang artist sa Malaysia at saka dalawang, and then sila nagpadala at saka sa Indonesia, sila nagpadala rin ng dalawang artist from Indonesia and Malaysia. So yung exchange, yung idea ng exchange, bukod sa exchange, nagkakaroon din sila ng pagdadanas or pagraranas doon sa lugar. So yan yung mga ibang resident artists namin. And then of course, yung aming mga open studio, tsaka presentation, conversation, ito na yung educational aspect ng residency. So and then yung mga resident artists, of course, parating mayroong open studio. And then mga workshops. Lahat ng programa namin sa PSP ay libre. Libre sa mga participants. Libre ang materyales. Walang bayad. Nagkakaroon pa sila ng pagkakataon para i-exhibit or ipakita yung kanilang mga works after ng mga workshops. So yung Lukban, ito yung mapa ng Lukban. Tinitingnan din namin ng Lukban, hindi lang yung PSP. Ang tinitingnan naming lugar bilang isang lugar bilang sites para magkaroon ng pagtatanghal ng sining o kaya i-express yung mga ideas namin sa pamamagitan ng sining. Maging yung kabuuan ng bayan ay isa ring site para sa amin. Kaya nung 2015, sinimula namin yung First Lukban Assembly, isang art festival kung saan ginamit din namin yung mga piling lugar bilang exhibition sites at saka bilang lugar para magkaroon ng mga ilang proyekto na may kinalaman sa sining. So, halimbawa, yung Palayan, ito yung work ni Kulay Labitigan, installation art. Yung Pader, ginawa na mural nila Buen Abrigo at saka ng grupo nila Nawala. And then sound art installation nila Alira Garceliano ni W tsaka yung Indonesian artist na gumawa rin ng mural dito sa isang abandonadong lote. And then ito rin, installation din ni Alira. Ito rin, ethnographic naman na proyekto ni Christian Tablason kung saan may ilang araw siyang bumisita sa Lukban para mangolekta ng mga or mamulot ng mga bits and pieces, ano, parang ebidensya na may kinalaman dun sa lugar at saka ebidensya na may kinalaman or may kinalaman sa kasaysayan ng lugar. And then ito rin, conceptual na neon light project naman ni Eric Samuco, kasaganaan na may kinalaman sa pag-question sa idea ng abundance para dun sa konsepto ng pahiyas. Ito naman, installation work ng Indonesian artist na si Andy Ramdani. Gumawa siya, si Andy ay madalas gumagamit ng bamboo bilang materyales sa kanyang installation work. Sabi niya, dahil na-experience niya yung pahiyas, nakita niya kung paanong ang commercial at saka yung capitalist na structure ay pumupulupot doon sa celebration. So sabi niya, gagawa ako ng octopus, yun daw ang gusto niyang gawin. So ito yung Project Space Pilipinas, yung harapan, doon siya naglagay ng octopus nung araw na yun. And then maging yung espasyo ng barbershop ay lugar para magkaroon ng encuentro sa contemporary art. So kung makikita niyo yung video TV monitor doon sa likod, merong piniplay na video art ng isang Indonesian artist na si Mahardika Yuda. Gayun din yung forma ng performance art ni public performance ni Boyet de Mesa. And then of course, yung mga continuing education programs at saka conversations katulad nito si Ate Aideen Legaspi.
And then mga online conversation naman mula din sa mga ibang artist initiatives katulad nila Antariskan sa Indonesia, and then mga research project ng mga local na estudyante sa Lukban. And then dahil naroon kami sa Lukban, ibig sabihin bahagi ng komunidad yung local artist group. So sa Lukban, meron kaming grupo, ang tawag ay Lukban Artist Guild. Miyembro din ako. Actually, ako yung pinakaunang presidente ng Artist Guild. And then, malinaw sa amin ng pagkakaroon ng collaboration sa kanila. So, inintroduce namin yung Project Space Pilipinas sa kanila at pinaramdam na hindi kami nang i-echapwera at hindi namin at pinaparamdam namin na bahagi sila ng komunidad. So, mayroong mga exhibition sa PSP kung saan nakadelegate yung isang araw na artist walkthrough, exhibition walkthrough para lamang sa kanila. So, naroon yung kagustuhan namin na i-further yung kanilang understanding sa paggawa ng art at saka yung maraming pamamaraan, approaches at saka mga techniques. So, ini-introduce namin bawat exhibition sa kanila at pinapaintindi yung mga pinanggagalingan ng mga artists na ini-exhibit namin sa PSP. So, yan, tuloy-tuloy na conversation sa mga local communities, mga miyembro ng ibang artist organization sa Lukban, sa loob ng Lukban at saka sa labas ng Lukban. So, minsan, marami rin kaming mga artist na bumibisita galing sa ibang bayan, sa katabing bayan. Halimbawa, sa Tayabas, sa Lucena, sa Sariaya, at maging sa Laguna at sa Batangas. And then, of course, yung aming collaboration din sa senior high school students at saka sa mga eskwelahan para maging accessible at maging aware sila sa iba-ibang pamamaraan ng paggawa ng singing. Dahil sa eskwelahan, madalas limitado rin, especially sa high school. Limitado lang yung kanilang access sa contemporary art or sa singing na actually, kung ano lang yung nakikita nila sa textbooks nila, yun lang yung nalalaman nilang contemporary art or yung singing, di ba? So dahil meron kaming espasyo sa Project Space Pilipinas, ino-open namin ito sa kanila para magkaroon sila ng actual na encounter or encuentro at gayon din na further yung articulation at saka ng mga ideas ng mga artists na ini-exhibit. Maging sa pinakabatang mga estudyante, katulad nito, mga estudyante ng daycare, kailangan namin i-top din yung ganitong possibility kasi nga gusto naming masanay ang mga tao, especially yung mga kabataan, na lumalaki sila, na naintindihan nila na ang singing pala ay hindi limitado lamang sa pagpipinta. At ito ay nakabukas sa maraming materyales, maraming ideas, maraming pamamaraan ng paggawa. So hindi lang yung mga bata, pati yung mga nanay, natututo na rin sila dahil nakikita nila na yung mga exhibitions na ginagawa namin ay mga exhibitions na actually karaniwang makikita lang natin sa mga institutions sa Manila o kaya sa mga kilalang galleries at saka establishmento sa Maynila. And then yan, naroon din yung, of course, kahit ayaw man namin magkaroon ng collaboration or consultation, kailangan din namin kausapin yung local government dahil nga bahagi tayo ng komunidad, bahagi tayo ng isang lugar. No? So kahit hindi masyadong maganda ang suporta at saka ang connection, ay kailangan pa rin na iparinig sa kanila kung ano yung aming mga hangarin at saka kung ano yung kanilang maaaring magawa sa aming sa ating komunidad. And then ito, isa pang presentation sa eskwelahan. So dahil ang Project Space Pilipinas ay nasa isang rural area, isa sa nakita naming pinaka-appropriate na proyekto ay yung mga socially engaged project. Ano? So yung merong direktang collaboration at engagement with the community. So halimbawa, itong project ni Father Jason, yung tinawag na Barter. So kung familiar kayo dun sa idea ng barter, kung saan nagkakaroon ng exchange, di ba? Nakikipagpalit ka ng isang bagay, katumbas ng isang bagay. So yung idea ng project ay may kinalaman sa valuation, ano? Or value, halaga. Ano? So ang ginawa ni Father Jason, nakipagpalit siya ng isang kilo ng bigas doon sa isang barangay namin, sa constituent ng isang barangay na aming kinausap bilang maging bahagi, a partner doon sa project. Katumbas ng mga bagay na sa tingin nila ay may kasing halaga ng isang kilo ng bigas. So, yung mga taga-barangay, nagbigay sila ng iba-ibang mga gamit. So, may nagbigay ng aklat, notebook, damit, sapatos, chinelas, gulay, ano pa. So, yan, makikita nyo yung variety ng kanyang mga objects na in-exchange sa kanya.
And then yung ganitong klase kasi ng project ay, of course, hindi lang siya nalilimitahan sa isang klase ng discussion. So, pinorder pa ni Father Jason, Jason D, yung kanyang project at tumalakay din, hindi lamang dun sa exchange na nangyari, maging doon sa epekto ng pag-unlad sa agrikulturang aspeto ng kanilang komunidad. So, alimbawa, paano bang naka-apekto yung kasaysayan, paano ba naka-apekto yung pag-unlad sa o yung development dito sa aming komunidad. So, nung opening, nung exhibition, ang pinakaunang inimbitahan namin ay yung mga taga-barangay na naging bahagi at nag-participate doon sa exchange na naganap. So, sila yung unang-unang nakakita nung exhibition at sila rin yung unang-unang nakakita nung mga objects at saka nung installation na ginawa ni Father Jason. During the opening, pinurder pa or itinulak pa ni Father Jason na palalimin yung konsepto ng kanyang exhibition at para mas ma-contextualize at magkaroon ng paglulugar kung bakit ba mahalaga yung ganitong klase ng konsepto at paano siya maia-apply dun sa komunidad na kanilang kinabibilangan. So actually, natuwa yung community nung ginawa itong project na to dahil nakita nila na posible pala yung idea ng barter. Hindi pala kailangan na parating may kapalit na halaga or value or halimbawa pera ang palitan ng kalakal. Diba? Pwede palang makipagpalitan lang sa pamamagitan ng mga goods or gamit na meron tayo. So nung after nitong exhibition na to, na-realize nung barangay, bakit hindi natin gamitin na template yung barter bilang moda para i-activate yung konsepto ng exchange. So naisip nila, how about i-apply natin na kapalit ng isang kilong bigas ay halimbawa ay isang sako ng plastic na basura. So ginamit nila ito. So ibig sabihin, yung proyekto ni yung ginamit nila yung template na yon do sa barangay and then actually eventually narinig din ng munisipyo na parang oy bakit paano niyo nakuha yung idea na yan, di ba? So tapos naisip din nila na i-apply yung ganung klase ng template. So dito makikita natin kung paano maaaring ang isang forma ng sining ay maka-impact directly doon sa komunidad. So I think mahalaga na ito yung sinasabi ko na mahalaga na open tayo sa iba-ibang forma, depende sa konteksto, depende sa konseptong pinanggagalingan or pupuntahan, makakaisip tayo ng appropriate na forma para gamitin sa isang proyekto. And then bukod dun sa presentation nung opening ni Father Jason, nagpatuloy pa ito sa informal na conversation or discussion sa pagitan ng mga miyembro ng barangay. So kung makikita niyo dito na sa gitna si Kagawad, itong nakaitim na kalbo, dinidiscuss niya yung mga issues at saka mga bagay na nakaka-apekto doon sa barangay at kung bakit maraming mga bagay ang hindi karakaraka matutugunan ng local government at saka ano yung importansya at kakayahan na pwede nilang gawin para suklian yung kanilang mga hinaing. So napakagandang resulta kumbaga nung exhibition na nangyari or nung project. And then yung Project Space Pilipinas, naroon din yung aming sensitivity pagdating sa pagpapahalaga sa pag-aakyat or pag-elevate ng visual literacy. So nakita namin na kailangang i-develop yung local audience, i-develop yung kanilang understanding sa paggawa ng sining at sa contemporary art. So sinimula namin yung Salang. Yung Salang ay isang exhibition series kung saan isang piraso lang ng work or isang work lang yung aming inilalagay sa exhibition. So single piece exhibition series siya. Dahil naniniwala kami sa dahil ang of course ako lumaki ako sa Lukban, so alam ko na hindi ganun although inherently creative ang mga tao, pero pagdating sa contemporary art, hindi pa ganun ka-sophisticated yung kanilang understanding at saka yung kanilang experience or kaya yung kanilang encuentro. So kinailangan namin magdisenyo ng program kung saan magkakaroon ng mas intimate na encounter yung artist dun sa yung audience dun sa contemporary art. So naisip namin na siguro mainam na forma yung isang piraso lang or single piece lang yung makikita nilang work dun sa exhibition. So halimbawa, ito yung mga works na sinow namin dun sa exhibition, works ni Geraldine Navier, installation yan.
installation work ni Eric Samuco. Ito, nasa collection to ng Ateneo. So, niloan pa namin sa Ateneo Art Gallery para lang ma-show sa Lokban. Ito rin, exhibition work ni Christopher Zamora. So, yung project space, tin-transform namin into a small chapel para ipresenta or mas makontextualize yung painting niya. Painting ni Christopher Zamora yung nasa gitna. And then, so ganito yung itsura ng exhibition niya. And then ito, isa pa sa mga projects ni Father Jason. Gumawa kami ng kulungan ng sisiw. So nag-alaga kami ng manok dun sa PSP. Literal na nag-alaga kami ng manok for 40 days para lumaki na maging actual na manok itong mga sisiw. And then naka-install dun sa ceiling yung mga roses na naka-install pati warik. And then buong espasyo puno-puno siya ng bulaklak. So imagine niyo yung pag-aaway ng dalawang klase ng amoy. Yung amoy ng poultry, ng manukan, and then yung amoy ng natuto yung mga bulaklak. Ano? So yung ganong klase ng tension, yun yung gusto rin ipakita ni Father Jason. Pero actually yung project ay may kinalaman sa death and tsaka, life and death at saka dun sa idea ng decay. And then of course, lahat ng exhibition sa PSP ay pangunahin naming audience ay ang local audience o yung aming immediate community. So yung mga kapitbahay, mga universidad, mga estudyante, sila yung mga unang nakakaengkwentro ng exhibitions. Maging yung mga engagement na katulad nito, performance ni David Medalla at saka ni Adam Nankervis, performance project. And then, klase ng mga works na nag-explore din sa iba't iba pang forma na sa tingin namin ay importante na tumutugon din sa panahon. For example, itong work ni Eric Roca. Si Eric Roca, isang editorial cartoonist kung saan nag-print kami sa tarpaulin ng mga humigit, siguro mga 30 editorial cartoons niya. And then, in-install namin sa iba't ibang lugar doon sa bayan ng Lokban. Ito ay ininstall namin nung panahon ng 2019 midterm election para i-further din or isulong yung kahalagahan ng pagpapanibago ng pananaw sa mga issues na nakakaapekto sa mga tao. Ano? Naroon yung kagustuhan namin na makapag-contribute na i-open yung pag-iisip ng mga tao at medyo i-rethink nila yung kanilang pagboto dahil sa mga bagay na ito na nakikita nila sa kanilang paligid. And then of course, inilalapit din namin, especially yung mga kabataan, na makilala at ma-meet yung mga local artists. Katulad nito, itong tatlong bata na nakikita nyo, nag-create sila ng sarili nilang blog, kung saan ini-interview nila yung mga artists na ini-exhibit namin. So, ayun, naging resulta na siya ng proyekto na ginagawa ng PSP. So ganito ang itsura ng salang, ano, may isang piraso lang ng isang work lang na makikita sa exhibition and then mas focused, 'di ba? Kumbaga kumpara sa mga karaniwang exhibitions, kapag single piece kasi mas intimate and then mas talagang pag-uusapan ninyo, mas bubusisiin ninyo yung nakikita ninyo and then mas kine-question ninyo yung ideas, yung materials, and intention ng artist dun sa exhibition. Ito work ni Gregory Halili. Kung saan gumawa siya ng skeleton gawa sa mga corals. Ito naman, presentation ni Mark Cosico, kung saan naggawa siya ng mga shadow play projects. So yan, iniimbitahan namin lahat maging mga out of school youth para magkaroon sila ng experience at saka encounter sa sining. And then, even mga works na, of course, conceptually ay mahirap arukin or i-access, katulad ng work nito ni Poklong Anading. Ngayon, of course, tatanungin nyo siguro, paano nyo po ini-extend yung idea? Ano? Paano nyo ini-introduce or pinapakilala doon sa audience yung exhibition? So,
mahalaga rin sa amin na piliing mabuti yung klase ng exhibitions na dadali namin sa Project Space Pilipinas. Ano? Sinisigurado namin na yung exhibitions ay diverse o kaya ay maaaring mag-introduce ng panibagong konsepto or understanding kung ano nga ba ang art. Ano? Halimbawa, itong exhibition ni Poklong, kung saan nung opening day, tinatanong ng mga estudyante, so opening, pumasok sila dyan sa loob, tapos tumatapak na sila dun sa mga gulong, and then tinatanong ng mga estudyante, sir, nasa na po yung art? Nasa na yung ano? Nasa na yung exhibit? So hindi nila naintindihan na yung tinatapakan nila, yun na yung art. Ano? So, sabi namin, ito yung art, ito na yung tinatapakan yung objects, yan na yung art project ng artist. Sabi niya, paano po siya naging art? So ngayon, pag propose na tayo ng ganong question, yun na yung pagkakataon para i-introduce natin ano nga ba yung art. Ano? So papasok yung konsepto ng pag-i-introduce ng art bilang forma na may laman or may content, meron din siyang intention, bakit ito yung materials na ginamit. So pumapasok na doon yung ganong klase ng conversation. So sa ganong paraan, nakakadagdag tayo ng kaalaman. Ano? Na ang sining pala ay hindi lang pala limitado sa mga traditional na materyales at ideas. Ano? So for example, itong work na to, sinasabi namin, no, ito ay isang klase ng work na may kinalaman sa intervention sa space, kung paano ang isang ordinaryong object na nakaraniwan nating nakikita sa labas ng bahay o sa kalsada ay nagkakaroon ng panibagong pagbasa or reading, depende kung paano natin ito nilalagay at inilalagay sa konteksto. Diba? Ano ba yung kahulugan nito, kabuluhan at saka connection nito sa pang-araw-araw nating buhay? So ganong klase ng pagpapalalim, ganong klase ng paglulugar ay nakakatulong ano sa pag-elevate ng consciousness at saka ng understanding ng mga tao or ng komunidad sa sining. So kung titingnan ninyo, hindi sa lahat ng artistic na mga entablado o plataforma ay may ganong klase ng kagustuhan ano, na i-further yung discussion or konsepto ng artist. So ito rin, video work ni Marta Atienza. Ito nga yung sa loob ng tindahan ng nanay ko. And then, lahat ng programa namin, exhibition programs, ay parating mayroong collateral na public event. So karaniwan, workshop, and then during the workshop or before mag-start yung workshop, ini-introduce muna namin yung exhibition at pinapaintindi or kinokontextualize at saka sinusulong yung idea ng artist. So sa gayong paraan, nagkakaroon ng hindi lamang pagdadanas dun sa actual na artwork, kundi ganun din sa paglalagay sa konteksto ng materyales o ng workshop na kanilang gagawin. Ito si Johannes Vinier, isang Austrian artist na pinresenta namin before the pandemic. And then during the pandemic, itong aming 1-minute video art open call. And then naroon din yung aming promotion ng mga local na arts and craft. And then yun nga, dahil hindi lang kami basta naghahatid ng exhibition, gusto rin namin na naiintindihan ng tao or ng tagapanood yung pinapanood nila. Or hanggat maaari, maging tulay ano, na magkaroon ng ma-articulate pa ng ma-articulate siya sa mas accessible na pamamaraan. So ginawa namin Tagalog or Filipino yung aming exhibition text. So ito yung ilan sa mga exhibitions na ginawa namin na actually hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin. Nag-iiba-iba yung lineup ng artist. So makikita ninyo kung gaano ka-diverse yung mga artist na dinadala namin tsaka gaano ka-diverse din yung practice na pinapakita namin sa kanila. So yan yung mga... Gusto nga namin kasi masanay yung mga tao na nakakakita sila ng mga ganitong klase ng exhibitions. So yan, kanina, may Akilisan, merong Arturo Sanchez, may Luis Santos, diba? So may Chatty Coronel, may Geraldine Javier, may Marina Cruz, may Leslie Ancao. And then ito si Stephanie Prondoso, yung Antotype Workshop. So ganun din.
yung klase ng workshop na dinadala namin ay napaka-diverse din. Hindi siya yung workshop na basta drawing workshop o kaya painting workshop o kaya oil painting workshop. Hanggat maaari, yung klase ng art workshop na dadali namin ay bago para dun sa komunidad. Maaring hindi bago para sa ating mga artist, but bago dun sa komunidad. Ito halimbawa, yung Antotype. Dahil para sa amin, sa ganung paraan lang magiging interesting yung workshop. Ano? So, maingat din kami sa klase ng exhibitions na pinuput namin, mahalaga na para sa amin yung quality ng exhibition, hindi lang yung lineup, maging yung installation ng exhibition ay maayos din dahil hindi porke nasa probinsya tayo or nasa probinsya kami, eh provincial din yung itsura ng exhibition. Ano? So hanggat maaari, sophisticated din yung presentation at maging kung paano namin ina-articulate at inilapit yung mga ideas na ito doon sa aming local audience. So ito, mga bata ng isang barangay, dinidiscuss namin bawat isang artwork doon sa exhibition. So, sabi ko nga, pinapalawak namin yung kanilang experience. Hindi lang basta nila nakikita, nakakapagtanong din sila at nakikita nila yung materials at kung paano siya ginagawa sa pamamagitan ng mga artist exhibition walkthrough. And then minsan, yung workshop ay nakatuon din doon sa klase ng works na naka-exhibit. So, for example, ito, weaving. Ayan sila, yung workshop nila. Or workshop ng mga para sa mga kababaihan. And then of course yung pagpapatuloy ng contextualized na exhibitions. And then ito mga estudyante. So yan yung project space. And then ito naman yung munisipyo. Yung munisipyo kasi meron na silang LED screen. So yun, medyo nag-aano na rin kami dun sa konsepto kung saan yung public space ay maaari nang gamitin para ipakita yung mga experimental na projects. So, halimbawa to, pumayag yung munisipyo na magpalabas kami ng video art dun sa harap ng dun sa kanilang LED screen. So, inalaw nila kami. So, yun yung aming ine-explore sa ngayon. And then, of course, nagkatulad ng Linangan, nag-i-invite din kami ng mga kilalang artists at saka mga senior artists or mga practicing artist para magkaroon ng artist talk, ano, para merong din exchange or sharing ano ng karanasan at kaalaman sa paggawa ng sining. So ito si Mark Costignani. And then ang PSP ay bukas sa iba-ibang pamamaraan ng articulation at saka forma, gayon din sa pagiging inclusive nito sa mga iba't ibang klase ng kasarian at saka paniniwala. So yan yung mga ilang exhibitions, workshops, collaboration sa barangay. And then ito yung isa sa pinaka-latest naming workshop, terracotta workshop. Itong mga nakikita niyong terracotta na pina-fire ay works na gawa ng komunidad. So yung mga nag-workshop. So, open pit firing yung ginawa namin. So, yan. Nandun kami sa Lukban bilang mga local artists na tumatalakay sa sining, sa komunidad, or sining para sa komunidad. And then, natutuwa kami kapag ang komunidad ay pinag-uusapan na nila yung kanilang mismong komunidad sa pamamagitan ng sining o yung plataforma ng art. So, yun. Question. May gusto kayong itanong or something? Ano? Okay, mahihiya ha. Magtanong lang kayo. Anything may kinalaman, hindi lang may kinalaman sa pinresenta ko, maging anything na may kinalaman sa paggawa ng sining or sa ginagawa ninyo, open naman ako. Curious lang, sige. Po. Kung paano niyo nasusustain yung mga ganito pong projects. Okay, Chanel. Opo. Parang, paano po nasustain yung mga ganito pong project? Ayan, hindi ko masyadong naintindihan. Ay, sorry. Sorry. Dito na lang. Ah, dito na lang.
yung question ko po is, paano po ninyo nasusustain yung ganitong projects, financially speaking? Oo, actually, parating yan ang tinatanong, ano, yung sustainability. Well, lahat, yung project space kasi, pinapahalagahan namin yung autonomy, ano? Kaya siya independent artist initiative. So, ibig sabihin, yung financial support ay nanggagaling lahat sa amin. Ano? So, kami lang ang nagpopondo. Actually, ako lang yung nagpopondo dun sa Project Space Pilipinas. So, nakadepende siya sa capacity ko. Well, I mean, ano rin siya, galing din siya sa sobra ng mga na nare-receive kong biyaya sa pamamagitan rin ng art ko. So, pero gusto ko kasing mapanatili yung ganong klase ng independence at saka yung ganong autonomy. Minsan kasi pag tayo ay nakasandal sa, halimbawa, sa institution, halimbawa may suporta tayo galing sa isang private institution or maging sa local government, di ba? Madalas na hihirapan tayong idisenyo yung mga programa dahil may kailangan tayong tugunan na responsibilidad. Ano? So, hanggat kaya namin, hanggang sa ngayon, ha, yung 17 years na yon na aming existence ay independently ginagawa namin lahat ng projects through our own capacity. So, yung financial support ay sa amin lang nanggagaling. Mayroon din namang pagkakataon na mayroong mga partnerships sa mga ibang institutions, pero parati kong nililinaw sa kanila na, okay, ito lang yung aming kayang i-provide. Kaya lang naming i-provide is yung espasyo and then of course yung assistance and then suporta sa pag-implement ng project. Pero kumbaga bukod doon, wala kaming mapuprovide na for example something in exchange. Pero dun sa mga residencies, madalas nagbibigay kami ng kahit papaano maliit na halaga para man lang merong yung artist na nagre-residency ay merong pangbili ng materyales o kaya pang araw-araw na panggastos. Pero hindi siya kasing laki ng mga funding na nare-receive ng mga or binibigay ng mga ibang residency sa ibang lugar. Para sa akin, mas mahalaga na nasusustain ninyo yung vision. Ano? Minsan kasi meron kang funding pero wala ka namang vision, di ba? Wala kang idea kung anong gagawin mo. So, sa mas mahabang labanan, parating yung vision, parating it boils down dun sa capacity to sustain the vision. Sa capacity ninyo na parang i-further kung ano yung gusto nyo talagang maging contribution at saka pupuntahan ng inyong ginagawa. So, dahil parati akong naniniwala na ito ay usapin ng endurance. So, patagalan to ng patagalan to ng kakayahan na i-endure. Ano? So, yung mga proyekto na ginagawa namin, tinitingnan lang din namin kung ano talaga yung kaya namin gawin at kaya namin gastusan or kaya namin pangatawanan or panindigan. So, sa ganung paraan, nasusustain namin yung espasyo. Ano? Pero hindi rin ibig sabihin, ito lang yung aming resources, kailangan mababang klase rin yung exhibition na gagawin namin, di ba? So, yung kalidad ng proyekto ay parati naming pinapahalagahan. Ito yung number one para sa amin. Kalidad ng proyekto, trajectory ng proyekto, ano yung magiging contribution nito doon sa mas malaking komunidad or artistic community. Yun. Ano pa? Oh, wala ba kayong tanong tungkol sa art o ano? Dapat mas marami kayong tanong kasi online tayo. Paano po mag-apply? Paano mag-apply? Oh. Hindi, ganito ano. Minsan ang question parate, gusto agad nating mag-apply, di ba? Gusto agad nating maka-exhibit, maka-residency. Lagi niyong tatandaan na tayo ay bahagi ng community. Ano?
Ibig sabihin, bahagi tayo, dapat nararamdaman namin na nandun kayo, nagsumusuporta kayo, nagpapakita kayo, di ba? Hindi yung, sir, pupunta po ako, mag-a-apply po ako, mag-submit ako ng proposal, and blah, blah, blah. Any anino ninyo, hindi namin nakikita sa PSP or di ba, dun sa lugar namin. Siguro ang pinakauna nyong gawin is pumasyal kayo sa Lukban, magkwentuhan tayo, or tingnan natin yung mga posibilidad, ano. Hindi ko na kayo hihinga ng formal na application, ano. Gusto ko lang malaman at saka maramdaman yung honesty, yung intention at saka yung kagustuhan niyo talaga na magkaroon ng pagkakataon na makatrabaho kami. And then maramdaman namin na talagang bahagi rin kayo ng PSP or maging bahagi kayo ng ating komunidad, ano. Hindi ko gagawing komplikado masyado yung application or something. Gusto ko lang makita at halimbawa, napapagkwentuhan natin yung gusto, yung mga ginagawa ninyo at yung sa tingin ninyo, ini-imagine ninyo na pwedeng puntahan ng ginagawa ninyo. And sa, kung sa tingin namin ay malaki ang maitutulong namin, of course, open na open kami dun sa possibility na ma-further pa yung inyong mga artistic endeavors. Presence, ano? Presence, importante. Ano pa? Meron ba sa inyo nag-fine arts? Saan kayo nag-fine arts? Wala nga yun. Dito, dyan na lang sa mga. Sa Siliman po. Siliman, okay. Saan po? So, naging teacher mo si W? Opo. Saka kilala ko si, si Sir Tablason. Oo. Very good friend namin yun, si W, tsaka si Christian. Ikaw ano? Sa TUP Manila po. TUP, okay. Okay. Jebo. Ay, ano po? Wala ako. Hindi ako nag-school sa ng art school, pero Matagal ka nang nagdo-drawing, ipipinta? Opo. Matagal na rin. Pero anong kurso kinuha mo? Nung una po sa animation tapos nag nag-seaman. Marine transpo. Okay. Marine, okay. Hanggang ngayon ba, nag-animation ka pa rin? Matagal na po akong wala sa animation. 2011-2013 pa po. Si Joey? Hindi rin po ako nag-fine arts. Anong kurso kinuha mo? BS Agricultural Economics po sa UPL. Agriculture? Agricultural Economics. Agricultural Economics. Yung cute na bata dun sa gilid, ano bang course nung okay. So, ayan, actually, hindi ko inaano, gusto ko lang malaman yung background. It's, dahil ako, naniniwala ako, hindi naman kailangan nag-aral ka ng fine arts, ano? Minsan, ang laki ng advantage nga pag hindi ka nag-aral ng fine arts eh. Kasi walang burden ng tradition na ipinasa sa'yo. Alam mo yon? Kasi yung nag-aral, may formal training ka. Sa fine arts kasi, syempre, tuturuan ka ng techniques, tuturuan ka ng theories, tuturuan ka ng, babagsakan ka ng napakaraming art history, di ba? So lahat yon actually magiging burden sa'yo bilang artist. You know? So minsan, mas gusto mo pa rin na parang, sana hindi na lang, mas okay din na wala kang background sa fine arts dahil mas mayroon kang kalayaan para mag-isip ng mga ideas na hindi parating nakasandal o kaya ay nakatugon o kaya ay nakakapit dun sa mga tradisyon at saka sa mga kasaysayan. Ano? So, minsan nagiging sa halip na buksan sa iyo yung maraming ideas, maraming bagay, nagkakaroon ka ng limitations kasi parati kang nakakulong doon sa okay, ito bang ginagawa ko ay ano ba yung similarities nito dito sa ginagawa nitong mga artist na ganito, yung mga naunang artist sa akin, di ba? ngayon, kaya ako tinatanong kanina, halimbawa si Jebo, yung animation, baka kailangan mo ring i-explore. Ano? Maraming contemporary artists. Hindi ibig sabihin, matagal ka lang hindi gumagawa. Hindi mo siya nakikitang posibilidad. Ano? Maaaring siguro, try mo ring i-explore at tingnan yung mga artists na gumagawa ng animation. Ano? Kung paano nila ginagamit ito sa contemporary art.
Minsan kasi tayo sa kagustuhan natin na maging bahagi ng isang art scene, 'di ba? Nag-aano tayo, sinasubject natin yung sarili natin dun sa mas safe at saka mas acceptable na pamamaraan ng paggawa. Minsan, hindi natin nakikita na bilang artist, mayroong pangangailangan na kailangan kahit papaano ay non-conformist tayo. Hindi tayo parating kailangan nakasama dun sa agos ng alon. Na lahat papunta dito, so lahat tayo pupunta dun, di ba? Minsan, kailangan nating kumontra at gumawa ng sarili nating daanan o kaya lugar para meron tayong ibang patutunguhan. Minsan, yung pagiging unique ng ating gawain, ng forma na ating ine-explore, at kung kaya mong maging isa sa pinakamagaling sa ganitong larangan o sa ganitong forma, yun yung magiging bagay na magdi-distinguish sa'yo, na maaaring magdala sa'yo sa maraming lugar pa na or possibilities na pwedeng ibigay sa'yo ng art. Ano. So, tingnan nyo lagi yung ganong klase ng angulo. Ano. Minsan kasi parati tayong nakakulong lang, okay, na ito yung alam ko lang na gawin, pero kung titingnan ninyong mabuti, wala namang isinulat sa art book na nagsasabi na ito ang standard ng art. Ito yung kailangan mong gawin para matawag siya na art. Ano. Si Joey, graduate ng agriculture, nakita mo naman kanina yung project ni Father Jason, di ba? Kung paanong ginamit niya yung konteksto ng pagsasaka or ng agricultural na lugar bilang platform at saka konteksto kung saan ginamit niya yung art project niya, di ba? So hindi siya parating pag-drawing o pag-create ng art objects. Minsan yung engagement itself could be transformed or translated into an art project, di ba? So kailangan lang nating lawakan pa, ano? Kailangan nating lawakan pa yung ating understanding at saka knowledge pagdating sa sining, ano? Maaaring merong tayong mga preferred na forma ngayon, meron tayong preferred na style, meron tayong preferred na pamamaraan, pero kung ating bubuksan pa yung maraming possibilities, ano? Marami ka pa talagang mag-e-expand pa yung knowledge mo, mag-e-expand pa yung iyong horizon, ano? Lalawak pa yung iyong mga kaalaman at saka mga possibilities at saka opportunities. Ha? isa rin yan sa mga bagay kung bakit mahalaga na nagkakaroon tayo ng chance na makapunta or makapag-apply sa mga residencies. Dahil nga para mas palawakin, ano, i-broaden yung worldview, i-broaden natin yung understanding natin sa art. So yun. Question pa? Chanel, question. Punta po ba kayo dito sa Patikim? Sa Patikim? Gustong-gusto ko nga eh. Sayang talaga eh. Pero tingnan natin kung ano. Medyo loaded talaga yung schedule. Sa totoo lang, itong January, February, sobrang hectic. Medyo ngayon palang nakakahinga, pero meron pa uling bagong commitments na pumapasok. Ano. Siguro sa ngayon, i-enjoy ninyo yung pagkakataon at panahon na nandyan kayo. Panahon na hindi pa masyadong mataas ang expectation sa inyo. Siguro yun isa sa mga may advice ko sa inyo. No? Mga bata pa kayo, di ba? Magkakasing edad lang naman tayo actually. Joke. mukha tayo magkakasing edad, di ba? Siguro i-take advantage ninyo yung ayan, nasa residency kayo, mga bata pa kayo, meron pa kayong pagkakataon at panahon para i-explore, mag-experiment. Ano? Walang problema na magkamali, mag-fail, walang problema na magiging series siya ng experimentation, ng success, ng failure. Ano? Pero wala pang masyadong expectation sa inyo. Ano? Wala pang masyadong attention. So talagang ito yung pagkakataon na kailangan yung i-struggle lahat. Ano? Hindi para mag-create ng style, ha? Hindi ito usapin ng style. Yung style ay trap. Tatandaan nyo yan, ha? Yung style ay trap. Ang formula ay trap, okay? Yung style ay ginawa, in-establish siya ng market. Okay? Ngayon, sana yung pag-attend nyo ng mga residencies or yung mga ganitong klaseng conversation, ma-realize nyo yung importansya na naririto kayo para palawakin yung understanding ninyo ng art, ano, na ito pala ay walang limitations, maraming possibilities, ano. Minsan parati lang natin kasing sinasaraduhan eh. So
nalilimitahan tayo ng ating mga ginagawa, no? So, yung art ay isang mahabang journey, isang mahabang labanan, okay? Isa siyang marathon. Parati kong sinasabi, isa siyang marathon, hindi siya sprint, hindi siya 100 meter dash, hindi siya 400 meter na freestyle na swimming, okay? Isa siyang marathon. Ibig sabihin, isa siyang mahabang-mahabang journey na along the way, kailangan mong from time to time i-equip yung sarili mo. Okay? I-equip, meaning kailangan mong i-empower yung sarili mo. So bahagi nun yung pagkakaroon ng residency, patuloy na pag-aaral, okay? Patuloy na pagkilala sa sarili, okay? Kailangan mong i-discover yung sarili mo. Paminsan-minsan, tanungin niyo yung sarili niyo, bakit ko ba gustong mag-art? Okay? Bakit ko gustong mag-art? Hindi nyo kailangan sagutin yan mamaya or bukas, no? Lagi nyong ilagay sa utak nyo, bakit ko ba gustong gawin to? Okay. Ano ba yung ginagawa ng art para sa akin? Ano? Dahil napakahalaga nung purpose at saka nung meaning nung ginagawa natin. Ito yung mag-fuel kung bakit kailangan ninyong ituloy yung ginagawa ninyo. Diba? Gusto mo bang sumikat? Gusto mo bang yumaman? Diba? O di mag-TikTok ka na lang or gawa ka ng scandal, lagay mo sa social media, definitely sisikat ka, di ba? Pero yung ganong klase, ano nga klase ng yung kalidad? Syempre minsan quality. Quality ng pagsikat, quality ng influence, at quality ng wealth na gusto nating ma-achieve. No? Hindi siya imposible. Pero hindi dapat doon nakatutok yung ating pagiging artist. Ano? Hindi dapat nakatutok sa pagyaman na auction superstar ka na, auction star ka na, di ba? O kaya sobrang multimillion yung works mo, ganyan-ganyan. Para sa akin, lagi ko nga sinasabi, aanhin mo ang galing kung hindi mo alam kung saan gamitin. Di ba? So parati mong iisipin, okay, magaling ako, pero hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Di ba? Meron akong skills, meron akong kakayahan, pero hindi ko naman alam kung paano ko siya iti-take advantage in such a way para mas maging meaningful yung aking artistic practice. You know? So, parati tayong mag-stay dun sa part na ano yung mas meaningful and definitely susundan yan ng mga recognitions, susundan yan at susuklian yan ng financial support o kaya ay ng recognition. So, kumbaga, i-pursue nyo ito with the honest ano talaga honest intention, ano, sabi ko nga isa siyang mahabang labanan. Ang natitira sa mahabang labanan ay yung lang talagang nagpersist na magstay, ano, yung mayroong capacity to empower themselves on their own and mayroong desire para i-empower nila yung sarili nila, ano. So hindi siya natatapos na pag nakapag-exhibit ako sa CCP, okay na. O kaya pag nakapag-exhibit ako sa Silver Lens, okay na ako. Ganun. Hindi siya ganun. Hindi siya end all be all na. Hindi siya doon natatapos eh. So tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy siya na struggle. At yung struggle minsan na-overcome natin pero nagko-convert siya into something else. Bigger struggle, bigger challenges, bigger na mga confrontations yung mangyayari sa inyo. So, i-expect nyo yung mga ganong bagay. At kaya kailangan nyo parating tanungin at i-remind yung sarili ninyo kung bakit nga ba ito yung pinili ko? Bakit ko gustong mag-art? Pwede naman akong mag-business na lang, di ba? So, ganong klase ng mga bagay yung kailangan nating i-remind yung sarili natin para mas mapatagal natin yung ating participation o yung ating existence dun sa mas malaking artistic community. Gayun din, lagi niyong tatandaan na nag-a-art tayo kasi nga gusto nating maintindihan yung sarili natin. Hindi lang yung community na kinabibilangan natin, pero of course, kailangan doon mo marirealize na, okay, ganitong klaseng tao rin pala ako. Dahil hindi naman ibig sabihin, ako na to, naintindihan ko yung sarili ko, diba? So, sa pamamagitan ng art, dahil yung art ay reflection ng sarili mo, reflection mo ito, yung paniniwala mo, reflection siya ng iyong mga opinion at commentary sa paligid mo, magmamanifest ito sa klase ng trabaho na gagawin mo. Diba? So,
hangga't maaari, i-open ninyo yung sarili ninyo sa possibility na magkaroon kayo ng panibagong mga kaalaman, but at the same time, maaaring mabago rin yung mga ilang paniniwala ninyo, hindi lang tungkol sa art, maging sa mga maraming bagay. Ano? So yung art ay isang napakabisang forma para mas maintindihan natin yung sarili natin, maintindihan natin yung surroundings natin, and that alone is actually very empowering. Ano? So maiaahon ka nito sa ignorance, maiaahon ka nito sa kahinaan, mapapalakas nito yung iyong paninindigan sa mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. So ganun ka-importansya yung art. Ano? Maaaring hindi natin nakikita or naririnig sa ibang tao, pero ako mismo, sinasabi ko sa inyo, yung art, dadalin ka nito sa napakaraming lugar. Minsan hindi mo may imagine na isang araw, ba't ako nandito? Parang ang swerte ko naman, di ba? Pero bonus na lang yon. Dahil lahat ng maa-achieve mo ay katumbas ng effort na ibibigay mo doon sa art. Okay? So do not expect na gumawa ka lang ng malaking mural or maliit na painting, magbabago na yung buhay mo. Nabenta mo yung painting na to, magbabago na yung buhay mo. Diba? Hindi ganun. Kung ini-imagine mo ng mas malaking transformation ng buhay mo, talagang kailangan mo siyang suklian din ng kasing dami ng lakas na gusto mong ma-achieve. So yung katumbas ng gusto mong ini-imagine mong trajectory or direction ng iyong pagiging artist, kailangan mo siyang tumbasan din ng effort at saka panahon para pagbutihin yung craft at saka yung capacity mo para mag-translate ng mga articulate ng mga ideas. Question pa? Pwede pa ako mag-share ng isa pang presentation. Gusto niyo ba ng art lessons and lessons in art? Ali, may oras pa ba tayo? Pwede po ba namin makita yung mga iba nyo pang works? Oo. Nako. Iba kong works ay nasa... Teka ha. Hindi kasi naka presentation format ang aking works eh. Pero anyway, bigyan ko na lang kayo ng isa pang hopefully ma-inspire kayo kung bakit kailangan mag-art. Okay. Ready na kayo? Ano lang to? Maikli lang to. Well, basically, ito na rin yung sinabi ko kanina. Pero at least makita nyo rin yung... Ilan sa mga works ko yung nakalagay? 9 slides lang ito. Kita niya? Art lessons, lessons in art. Ongoing ito na mga learnings ko sa art. So yung mga background, mga works ko rin yan. For example, itong work na to, painting at saka neon light. Yung painting is siguro mga 2 meters by 3 meters bawat isa. So dalawang malaking painting siya na oval shape tapos may malaking installation na neon light sa gitna. So, number one. So yan, painting ko rin yan nasa likod. 2010 na painting. So learn what art is all about. So questionin ninyo yung art. Tanungin ninyo, ano ba yung art? Ano ba talaga yung art? Ano ba yung definition ko ng art? So art is about ideas. Art is about excellence, you know. Kaya tayo nag-art, ano, kailangan nating
kaya siya minsan, 'di ba, tinatawag natin na culinary arts, arts, martial arts, 'di ba? Ito yung excellent kasing paraan o execution or expression ng ating mga gawain, 'di ba? Ganun ang art, you know. Ang art is about expression, expression ng ideas, expression ng dahil expression siya, isa rin siyang paraan ng pag-communicate, 'di ba? Ano ba yung gusto nating i-communicate sa ating kapwa? Ano yung pamamaraan na pwede nating gamitin para mag-communicate tayo? Art is about exploration and it is also about consistency. If you can put this all together in your craft and in practice, magigain kayo ng integrity. Di ba yan yung sinasabi ko kanina? Kailangan yung suklian. Ano? Kasi ang hinahabol natin is integrity, credibility at respect. That way, i-recognize kayo ng ibang institutions, ng ibang kapwa artists ninyo, at saka ng iba ninyong mga followers. So, yun yung pinaka-importante. Kaya kailangan maging excellent parati yung ating trabaho. Diba? Saan ka naman nakakita ng pagkakataon kung saan pinalakpakan ka dahil sa substandard na trabaho mo or hindi magandang quality na trabaho? Diba? Yung mediocre na trabaho. Diba? Madalas or mas madalas na pinapalakpakan tayo or nire-recognize tayo dahil sa kalidad at sa excellent na ideas or explorations na ginawa natin. So learn what art is all about. Ano, tungkol ba saan ang art? You know, parati niyong iisipin yan. So ang sabi ko kanina, know yourself. Ano? So yung residency ay pagkakataon para kilalanin ang sarili. Ano? Dahil nga na-isolate ka, di ba? Na-isolate ka sa lugar mo, na-isolate ka sa bahay mo, na-isolate ka sa probinsya ninyo, di ba? So nagkaroon ka ng pagkakataon para mag-reflect. Ano? So kailangan mo maintindihan na hindi siya madali. Isang bagay na kailangan ninyong laging iisipin. You really need to work hard and deliver quality. Kaya lagi ko sinasabi, consistency and quality. Maraming kailangan i-unlearn, tsaka may kailangan i-learn or matutunan na bago. So unlearn if necessary, mga ilang paniniwala, ilang techniques, you know. At meron ding mga, ito yung mga bagay na nagpapabagal ng ating pag-unlad. Ano? Kasi meron kang isang klase ng paniniwala gusto mong panindigan. Pero minsan, ito yung nagsasarado rin ng mga possibilities. Kaya nalilimitahan tayo pagdating sa ideas, sa methodology, sa materials. And then kailangan nyo mag-experiment, explore, pero kailangan nyo maging conscious. Ano? Hindi basta experiment, and that's it. You know? Conscious, ibig sabihin, mayroong desire na kaya ako nag-experiment is dahil gusto kong matuto. Kaya ako nag-experiment dahil may gusto akong maintindihan or may gusto akong malaman tungkol sa technique or sa materials na ito. Hindi tayo nag-experiment dahil gusto lang nating magbara-bara at saka okay, bahala ka sa buhay mo kung anong lumabas and that's it. Yung intention at saka yung desire are two things na very important na element bilang an artist. So aspire to always improve gradually, you know, hindi kailangan mag-improve na overnight. Okay? Kaya nga sabi ko mahabang labanan ito. Art is about discovery. You do this because you want to understand yourself, your thoughts, your emotions, your surroundings, your history, your community, and always try to find meaning in them. Ano? So reflection is key. Ibig sabihin, nire-reflect natin yung ginagawa natin. Nire-reflect natin or pinapalalim natin yung mga ginagawa natin. Hindi natin siya basta ginagawa, ini-evaluate natin yung sarili natin. Okay? Ini-evaluate natin. After natin gawin ang isang bagay, okay, anong kasunod? Diba? Kaya parating ang question is, okay, anong kasunod niyan? Anong saan pupunta 'yan, 'di ba? What's next? So katulad ng sinabi ko kanina, you have to continue your education. You need to keep on studying, you know. Yung residency is one kind of studying. Ito yung isang paraan ng pag-aaral. Nakakapag-aral ka kasama yung mga like-minded mong kapwa artist na mga nagsisimula pa lang din o kaya nasa kasalukuyang struggle na part, you know, na kinikilala nila yung sarili nila, kinikilala nila yung techniques nila, kinikilala din nila yung kanilang mga ginagawa. So you begin to understand the kind of ideas you like, okay? Dahil doon sa education, unti-unti mong malalaman ano ba yung mga ideas na interesado ako, ano ba yung mga libro at saka pelikula na gusto kong makita, mga images na nagre-resonate sa akin at mga images na gusto kong i-create. Ano? Then, kailangan mo mag-start, mag-build ng sarili mong vocabulary. Okay? So kung titingnan ninyo, nakasentro tayo dito sa vocabulary. Okay? Sa language.
hindi sa style. Okay? Opinions, ideas, thoughts, and commentary. Ito yung mas mahalaga. And how, and many things that concern and affect you as a person, as a citizen, as an artist. So, maging conscious kayo of your relevance, role, okay, and directivity as an artist. Kailangan maging sincere, passionate, equipped, and sharp, okay? Question? So, yan. Passion is not enough, okay? Hindi pwedeng passionate lang tayo. Hindi rin pwedeng technically, ano lang din tayo, capable tanan. So you've got to have a firm vision. So parating vision, napakahalaga. Kaya paulit-ulit ko sinasabi. Kailangan magkaroon ka ng vision, one that you can always refer to check and balance yourself and the things that you do as an artist. It will lure you away from inconsistency, bankruptcy, bankrupt na idea, at saka mediocrity, yung mga low, mababang klase ng paggawa. Ano? You may not always have the best ideas in the world. Hindi naman kailangan parating meron tayong best ideas. Actually, kahit ako, nauubusan ako ng ideas, kahit ako, nababankrupt ako ng ideas, at kahit ako, hindi ako parating nagpo-produce ng best ideas. Pero, you've got to create despite of this. Ano? Kailangan mag-create ka. Dahil nando sa proseso, ang creativity, doon nakikreate, doon lumalakas, doon tayo nag-generate pa ng mas marami pang ideas. Ano? Create something at least for the purpose of improving your craft and techniques. No? So, ibig sabihin, continuous practice. Continuous tayong nag-aaral, continuous tayong nag-aspire na mag-improve as an artist. Even the way we think about ideas in itself requires techniques and proficiency, habit, consistency, excellence, and sophistication. So, yung residency is one platform for you to have an exchange, you know. Exchange lang, hindi lang ng ideas. I mean, hindi lang ng techniques, but also ideas, you know. Gawin natin itong pagkakataon para mas maging proficient tayo pagdating sa pag-articulate natin ng mga ideas natin at saka pag-articulate natin ng opinions natin and commentaries. And para mas sharpen natin yung ating position and then yung ating mga pananaw tungkol sa paggawa ng singing. Work ko lahat ng makikita ninyo. So ito, cast siya, nagawa sa sabon. Iba't ibang klase ng, meron siyang, ang title ng work is Household Virtue Number 1. Laging maghugas ng kamay. So yung paa ng crucifix, kinast ko, ginawa ko siyang sabon. And then meron siyang iba't ibang tropical scents. Merong bayabas, watermelon, banana, mango, kung ano-ano pa. So pitong klase ng sense, tropical sense. So yan. So make art with a bigger purpose. So yun yung significance ng art actually. Yun yung capacity ng art. Yung art kasi has the power to point to ideas much bigger than the art itself, you know? Diba? Hindi nyo napapansin yung art kaya nyo mag-point o kaya mag-discuss, okay? Ng mga bagay, ideas na mas malaki pa to dun sa painting, di ba? Or sa drawing, di ba? May ganong klase siyang kapangyarihan. You know? Way bigger purpose, ano, para saan mo ba ginagawa yung art? Kaya nga tinatanong ko kanina, di ba? You ask yourself, bakit mo gusto maging artist? Di ba? Bakit mo gusto maging successful artist? Ano ba ang ibig sabihin mo ng successful artist? Di ba? So, kailangan mong i-question yung sarili mo. Kasi, dun sa practice mo, through the journey, ang idea doon sa journey is nire-refine mo yung pagiging artist mo as well as yung person, na yung pagiging tao mo, yung katauhan mo. So, sinasharpen mo yan, di ba? So, kaya kailangan parati mo rin kine-question yung sarili mo. So, make art with a bigger purpose, way bigger than getting rich and famous. So, yan, sabi nga, mag-business ka na lang kung gusto mong yumaman or pumasok ka sa showbiz or gawa ka ng viral na video and then lagay mo sa TikTok or sa social media. And then, make art to be significant and relevant. Even the smallest gestures that will surely create an impact in the future, in our history, in our society. So as much as possible, if you kaya mo yung art na nagsisilbi, nag-engage, at grounded, immersed, and involved. So yung ganong klase ng trajectory or vision is very important. So be professional. So isa rin yun sa mga bagay na actually hindi masyadong tinuturo sa eskwelahan. Ha? Sa mga ganitong klaseng informal platforms lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon para marinig yung mga
idea na, oh, maging professional tayo. The way you present yourself to other people will also be the way you'll be treated in return. So imagine mo kung ikaw ay sasali sa isang group show or sa isang solo show or tapos opening na mamaya, late ka dumating, late pa yung work mo, hindi pa tapos, di ba? Kailangan mong injection na ng professional na aspeto yung iyong paggawa. Kung bakit? Dahil hindi tayo makakapag-demand ng professional na treatment in return kung tayo mismo ay hindi professional sa ating practice. Quality first before quantity. Quality both technically and conceptually. If you cannot be the best, be one of the best. Be among those who are respected more than glorified. Okay? Sa mahabang labanan, ang pinag-uusapan ay hindi palayuan ang nararating. Sa mahabang labanan, ang usapan ay palaliman ng iniiwan na bakas. Diba? Kung gaano tayo ka-relevant at kung gaano tayo ka-respetado. Diba? Parating usapin ito ng paano tayo ilalagay sa mas malawak na conversation ng art history. Diba? Yung ganong klase ng quality. Ganong klase ng mindset. No? Hindi tayo nag-a-art para lang sumikat at yumaman. Kung gusto mong ma-delegate ka sa mahalagang bahagi ng kasaysayan at hindi ka nakalagay lang basta sa footnote, diba? Gumawa ka ng mga bagay or i-envision mo yung sarili mo na ikaw ay technically at conceptually at saka in practice ay maaaring marespeto ng maraming tao or ng buong komunidad. So yung mga nakikita nyo, mga mixed media at saka installation works. So share, contribute. So, share your excellence in art. Exhibit excellent art. Extend knowledge, assistance, and resources. Reach out to your audience. Communicate to your viewers with as much clarity as you can. And never, ever intimidate. Okay? So, di ba? Art is about excellence. Di ba? So, lagi niyong tatandaan na pag nag-exhibit tayo, sumasali tayo sa exhibition, ginagawa nating vulnerable yung sarili natin. 'Di ba? Sabi ko kanina, yung creation natin, yung art natin is actually a reflection of our personality. 'Di ba? Kung gaano ka excellent yung ating personality will reflect on the kind of art that we produce, 'di ba? Ngayon, art is about communication. Hindi tayo nag-a-art para malito or ma-confuse yung audience natin, 'di ba? Kaya nga tayo nag-a-art para mag-share tayo ng knowledge, mag-share tayo ng information, mag-share tayo ng perspective at mag-share tayo ng ideas, you know. So ibig sabihin, mayroon tayong responsibilidad na lagyan ng quality yung klase ng communication na ginagawa natin, 'di ba? Lagyan ng clarity, you know. Ngayon, yung art hindi siya hindi siya mathematics na 1 plus 1 is equals to 2. Na pag pinagsama mo tong dalawang symbol, ito ang magiging reading dun sa work mo, 'di ba? So kailangan maging ano rin tayo, maging magbigay din tayo ng room for several or diverse interpretation ng work natin. Pero in the end, mahalaga para sa akin, I think, yung intention na, okay, gusto kong i-communicate itong ideas na to. Maaaring hindi perfect yung magiging reception sa kanya, pero at least tinry mo yung best mo na magkaroon ng clarity. Ano? So reach out to your community no matter how different your beliefs and directions are in art. Respect other artists, okay? Respect other artists, not only your younger artists but also your kahit yung mga especially yung mga older generation ng artists. But hold on to your principles and ideologies in art and life and be firm, okay? So napaka halagang quality 'yon, ano? Hindi ibig sabihin nagpapakita ka ng respeto kaya hindi mo pinapaniwalaan yung mga pinagsasabi nitong si Sir Leslie. ganoon na lang, 'di ba? Kailangan mo ring bumuo ng sarili mong mga prinsipyo at pilosopiya at ideologies sa buhay, sining at saka sa sarili mong buhay. Kailangan mo matutong magkaroon ng paninindigan sa mga bagay na ganito. Integrity, ha? Yung sinasabi ko parati, integrity is very special. So, tulad ng sinabi ko kanina, art can and will bring you to places. Both figuratively and metaphorically and literally. So, art is capable of providing for all the resources you need or may need. So, you can make a living out of it. Ako, isa na akong halimbawa na, well, nung una, hindi ko na-expect. Pero,
I think talagang pwede kang magkaroon ng buhay sa, or you can make a living out of it, making art, no? Pero hindi dapat dun lang nakasentro, ano? Art and all opportunities included in this is, in it is for everyone, okay? Lahat ng opportunities, lahat ng encuentro, lahat ng recognition include ay para sa lahat. Kahit sa ang liblib ka pang probinsya, barangay, or maliit na sulok ng lungga nangyari, nang galing, at hindi required na nakapag-aral ng fine arts para maging isang magaling at successful na artist. Okay? So, ibig sabihin, lahat yan ay nakasalalay sa inyo. Kaya sinasabi ko kanina, yung quality ng achievements at saka success na marireceive ninyo ay katumbas lang ng effort at saka passion at saka oras at saka energy na ipoprovide ninyo para maging isang magaling na artist. Second, ano na lang siguro yung successful na artist. Kasi, of course, relative pa yung idea natin ng successful. Ano? Question. Yung nakikita nyo, installation work ko yan. Lahat ng works dyan, yung video, yung installation sa floor, yung nakanado sa ceiling, lahat, nasa wall na malaking installation. Work ko yan sa finale. 2018 na exhibition. Question. Kung gusto nyo tingnan yung iba kong works, although hindi updated yung aking website, nasa lesliedechavez.com. And then yung mas medyo present na works, nasa Instagram at saka nasa Facebook ko. Yun. May gusto pa kayong itanong or i-clarify or... Ako po wala naman. pero tumatak sa akin yung sinabi nyo na hindi natin kailangan mabound dun sa form and style. So, ang ganda nung ano. Salamat. Joey. Actually, ano ganun din po. Kasi since hindi, dati po kasi naiisip ko na parang, hindi ako nag-graduate ng fine arts, baka ano ako, mapag, alam mo yung gusto ko mag-arts, pero hindi ako, wala akong formal study. So parang, nanliliit yung tingin ko sa sarili ko. Pag, ganun akong thinking dati na, pero, ayun nga po, based na nga rin po dun sa sinabi nyo na parang advantage din pala. Oo. Hindi ako nakapag, hindi rin, yung mga hindi rin nakapag-aral ng fine arts. Mm. So parang, nakaka-ano siya, kahit pa paano. Uplift. Nakaka-uplift din po yung, ano po, thank you po dun. Thank you. Ang dami nga ng ano, ang dami nga ng nakapagtapos ng pag-aaral ng fine arts eh, pero tingnan niyo na may mga ginagawa nila ngayon, 'di ba? Puro kalokohan. Merong hindi na naging artist, 'di ba? Merong actually honestly, graduate ako noong 1999. Graduate pa ako with honors, ha. Pero after graduation, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero may misconception kasi ako nung nasa fine arts ako na pag nag-fine arts ka, eventually magiging artist ka agad, 'di ba? Kasi nga 'yun na nga yung sinasabi ko na yung klase ng yung quality ng understanding ko sa art ay napakababa dahil sa probinsya, sa Lukban, ito lang yung nakikita kong definition ng art, 'di ba? So kala ko pag nag-fine arts ka, magiging artist ka, magiging successful artist ka, kapag lalo na pag magaling ka magpinta or something. Pero hindi siya ganoon. So kailangan mong tandaan na iba yung itinuturong art or klase ng art, or klase ng definition ng art sa loob ng eskwelahan, and then paglabas mo, mariredefine pa ito, i-challenge pa at i-contest pa nila, i-interrogate pa nila yung definition ng art, especially sa panahon ngayon kung saan talagang lumawak na ng lumawak yung definition ng art, talagang ang dami na ng possibilities at potential na pwede mong gawin, ano, regardless kung artist ka, nag-fine arts ka o hindi. Sa totoo lang, ang dami nga ngayon na pag tinignan mo, di ba, pag gumawa ng mga videos nila sa Instagram, sa Facebook, napaka-sophisticated na ng kanilang mga works, di ba? Meron pang AI, di ba? So parang
talagang naging open for all na, di ba? Pero yun na nga yung mas nagiging challenge para sa atin as an artist, di ba? Paano mo i-further? Paano mo gagawing distinct yung work mo in such a way na mahihiwalay ka sa mga ganitong klaseng ginagawa ngayon sa kasalukuyang panahon, di ba? So, doon papasok yung definition mo ng art. Kasi kailangan mo nang i-define yung sarili mo. Kailangan mo mag-establish na, okay, kaya ko ito tinawag na artist dahil ganito, ganyan. Nakasandal siya sa isang klase ng ideas na pinaniniwalaan ko na importanteng ma-articulate ng ganitong paraan at saka ng ganitong, maintindihan sa ganitong paraan. Diba? So may ganong klase ng, ano, ganong klase ng pag-aangkin siguro. Ano? So isang tabi ninyo yung formal training. Minsan disadvantage pa siya eh. Diba? Ang pag-aaral ay hindi nakasalalay sa mga bagay na binigay sa atin ng paaralan. You know? Kasi pag nasa labas na tayo ng paaralan, ang hinahanap na natin ay mga bagay na natututunan natin para i-empower yung sarili natin. Diba? Kaya nga sinasabi ko, art is about discovery. So gamitin niyo yung art para magkaroon kayo ng pagkakataon na makilala niyo yung sarili ninyo. So maaral ninyo yung mga bagay na interest ninyo. And then kung ano man yung mga bagay na interest ninyo, tingnan ninyo kung paano nyo pwedeng gamitin ito bilang tool, bilang technique para gamitin sa art ninyo. Hindi pwedeng lahat tayo painters. Ano? Hindi pwedeng lahat tayo animator. Hindi pwedeng lahat tayo sculptors. Diba? Marami tayong pamamaraan. May performance art, may theater, may filmmaking, may video art. Diba? May new media. Diba? Ngayon, hindi kailangan na tayo laging mapasama sa isang klase ng kaisipan o paggawa o paraan ng paggawa. I-open ninyo sa maraming possibilities yung inyong sarili. Chanel, question. Or kahit walang question or may gusto lang kayong sabihin or idagdag or i-comment or hindi naintindihan or gusto niyong i-further ko na ipaliwanag, expound pa. Na-explore ko din yung installation at video. So parang at the same time, iniisip ko kasi dati na parang, ay, kailangan ko dapat magaling mag-paint kasi medyo flat yung mga paintings ko. So, uh-huh. Hindi pala siya isang form minsan yung mga ideas. Hindi lang dapat laging painting or ganun. Kasi minsan pag nagiging painting yung mga naisip kong concept, nagiging corny siya. So parang, So parang ang saya lang pakinggan na from another perspective na kaya pala siyang gawin as another practice na ay hindi lang to basta-basta na ay gagawa lang ng installation kasi yun lang. Tsaka hindi ko rin naman kayo masisisi. Actually, hindi lang ikaw. I mean, marami sa mga kabataang artists or mga batang artists. Hindi mo masisisi na talagang mapunta sila or mahila sila dun sa klase ng form na actually kasalanan ng market yan eh. Kasalanan niya ng mga institutions. No? So, yung market, for example, yung mga galleries, yung mga art fairs, you know, malalaking events na to, ito talaga yung in a way, nagkikreate ng klase ng narrative na parang hinihila tayo lahat or ini-entice tayo na kailangan ganitong work ang gawin ninyo kasi ito yung mas acceptable, ito yung mas sinusundan or binibili, di ba? Pero it all boils down nga kasi doon sa definition mo ng art, di ba? So yun yung i-aspire ninyo. Ano yung definition mo ng art? Kasi yun yung magtuturo sa'yo kung anong materyales, anong ideas, anong direction ang pupuntahan mo. Okay? Walang problema ha. I don't have anything against the market. Inire-reject ko yung market. Actually, I am also a player doon sa market. Pero conscious ako doon sa participation ko sa market. Diba? Yung ganong klase ng sensitivity minsan nakakalimutan natin. Walang problema, mag-participate tayo sa market dahil kailangan natin yung market. Diba? Pero hindi dapat yung market ang nagbibigay ng direction sa atin kung anong dapat natin gawin.
tayo yung creator eh. Diba? So tayo yung actually nag-create ng direction. Tayo yung nagda-drive. Yung market dependent yan sa atin, sa totoo lang. Diba? Kung walang art, wala silang ima-market. Na-imagine nyo ba yung ganong klase na alam? So yun na nga yung sinasabi ko kanina, you need to build your own principles and ideologies and philosophies. Kailangan mong maging firm. Okay? Hindi kailangan mag-conform sa dinidikta ng market. Okay? Lahat ng forms na ito na ginagawa natin, actually, honestly, merong market yan. Keso installation yan, video art, new media, animation, pop art, comics, meron yang market. Tingnan ninyo, i-observe ninyo, maaaring iba-iba sila ng degree ng appreciation. Pero lahat yan may market. Pero anong question is, ano bang klaseng market? Market ba na nagtatranslate financially or market na nagre-recognize doon sa klase ng form na ginagawa natin? Diba? So marami pang, actually, yun na nga, marami, it's another, siguro, isa pang topic for conversation. Yung ganung klase ng ideas, yung iba't ibang klase ng platforms at iba't ibang klase ng markets. Diba? Siguro, isa pang, iba pang topics na maaari nating ipag-usapan in the near future. Diba? At marami pang complexities itong art scene, art world na talagang kailangan nating ipag-usapan. Pero lahat ito ay magiging marirealize lang syempre kung talagang i-include natin yung sarili natin doon sa conversation, ano? I-engage natin yung sarili natin doon sa pagpapatuloy ng ganitong klaseng conversation. Question pa? May phone in question ba tayo diyan? Ano po yung may ano po yung ano role niyo as an artist? Yung tungkol sa kanina. Role na? Yung role niyo po as an artist. Mm-hmm. Yung parang purpose niyo po. Wow. Ba't ba ako nag-art, ano? Actually, maraming reason. Question is, bakit ko gusto maging artist? Diba? Sabi ko nga kanina, gusto maging artist kasi mas nakikilala ko yung sarili ko dun sa art. And then, na-empower ako nito. Nata-transform ako into a finer human being. Finer human being. Okay? So, marami akong naiintindihan tungkol sa mga pananaw ko sa buhay, pananaw ko sa paligid, di ba? And then, ito yung mga imperfections, yung karaniwang dinidiscuss natin sa sining natin, di ba? Kaya tayo gumagawa ng mga works na may kinalaman or commentary sa paligid natin. So, yung art, nire-refine tayo, you know? Ginagawa tayong sharper at ginagawa tayong mas effective na bahagi ng komunidad. Sa katatayuan ko ngayon, ang role ko na siguro is maging leader sa konteksto na kinalalagyan ko sa Lukban, diba? Na dahil mayroon na rin akong na-generate, na-gain na at least power or bosses, I think panahon na rin para i-share ko itong mga bagay na to. Yung kaalaman, lalong-lalo na sa mga katulad ninyo, diba? So yun yung isa sa mga nagiging role ko. And itong ginagawa ko is actually a reflection din ng aking passion at saka discovery sa art. Diba? So kailangan ko mag-give back, kailangan ko mag-lead, kailangan ko mag-share, kailangan ko mag-reflect. And at the same time, kailangan ko rin i-push pa yung boundaries ng art sa pamamagitan ng practice ko. Diba? Ma-i-push pa yung possibilities ng art na hindi limitado lang sa paggawa ng objects. Yung art na mayroong direktang engagement. Dahil desire ko na magkaroon ng change. Diba? Yung lang idea na magkaroon ng panibagong understanding sa art yung mga kapwa ko Lukbanin or mga batang Lukbanin is already one aspect of my practice. Diba? So gusto kong mag-impact ng change. Pero hindi enough yung paintings ko para magbago yung pananaw ng mga tao, diba?
baka kailangan merong first-hand encounter tungkol sa iba't ibang klase ng art, sa iba't ibang articulation or pamamaraan ng paggawa ng art. Diba? So yun yung role ko. Yun yung importansya ng art. And then, meron akong mga natatanggap mula sa art, and then ibinabalik mga blessings na natatanggap sa art, pero para sa akin, mahalaga rin na ibinabalik ko siya sa aking kapwa artist o sa aking komunidad. So yun yung role ko. Yun yung mahalaga. At doon ako nakakatanggap ng mas kabuluhan. Diba? So yung meaning ay hindi lang nagmumula dun sa kaligayahan na nare-receive ko kapag nakaka-create ka ng isang artwork. Diba? Yung meaning ay nagre-reside doon sa pagkakataon nagkakaroon tayo ng encounter, katulad din yun, karoon tayo ng communication, ng encounter, nagiging meaningful para sa akin yung aking art practice. Yung nakakapag-presenta ako ng exhibition sa Lukban ng aking mga kapwa artists, nagiging mas meaningful yung aking role bilang artist. Diba? Hindi siya meaning na nakapaloob lamang doon sa mga simbolismo at metaphors or talinghaga na nandun sa loob ng artworks ko, na actually limitado lang din ang makakaintindi. Diba? Pero ko yung ganitong mas first-hand, mas direktang encuentro, mas nagiging meaningful pa yung aking existence bilang artist. Yun ang aking role. At kaya gustong-gusto ko maging artist. Kaya gusto ko maging successful na artist. Dahil, sorry to say, sa context natin sa Pilipinas, mahalaga na na-empower mo muna yung sarili mo bago ka talaga pakinggan ng tao. Di ba? Parang kailangan nating mag-acquire ng certain level of power para lang mapakinggan tayo. Lahat naman tayo gusto natin mapakinggan eh. Kaya lang hindi tayo lahat binibigyan ng pagkakataon. Unfortunately, sa lugar natin, dito sa pinalalagyan natin, kailangan mo munang ma-empower yung sarili mo. And then, nandito kayo ngayon sa stage ninyo na ang kailangan yung atupagin is i-empower ang sarili ninyo. Okay? Mag-struggle kayo para mas maging malakas at maging powerful yung magiging bosses ninyo in the future. Ano? Napakahalaga ng bagay na yon. Kapag na-achieve nyo na yung power na yon, doon pa mas lalong magiging question ito ng significance at relevance. Saan mo ngayon gagamitin yung power na to? Itong kapangyarihan na to. Diba? So yung obligation, responsibilidad, panibagong burden yung papasok sa inyo. Sa ngayon, atupagin ninyo na ma-empower yung sarili ninyo dahil kailangan nyo rin palayain yung sarili ninyo. Art should set you free. Diba? Bakit nyo kailangan maging successful artist? Sa tingin nyo, bakit kailangan maging successful artist? Halimbawa lang, ang isang successful artist ay kaya na niyang i-sustain yung sarili niya. You can make a living out of your art. Imagine mo, nakakabenta ka ng artworks. So hindi mo kailangan problemahin kung saan ka kukuha ng pambayad ng tubig, ng renta, pambili ng materyales. So imagine mo yon. Kaya kailangan mo maging successful. Kasi kailangan mong makalaya dito sa mga bagay na to. Diba? Kailangan mo maging successful at maging firm ang boses mo para magkaroon ka ng kalayaang isipin ang iba't ibang uri ng ideas at i-explore ito at i-expand, ano, at i-articulate para hindi ka palaging nakasandal sa market. Yun yung ibig sabihin ng freedom. Art should set you free. Yun yung ina-aspire natin. You have to empower yourself para magkaroon ka ng kalayaan. Diba? Kalayaan na i-explore yung iba't ibang forma, i-explore ang iba't ibang lugar, i-explore ang iba't ibang opportunities. Yun ang reason kung bakit ka or bakit gusto mong maging successful. Okay? Hindi reason yung gusto mong maging successful kasi gusto mong maging kasunod na Ronald Ventura. Nothing against Ventura, but I mean, come on, let's pursue something bigger than just being an auction star or a superstar, okay?
wala doon ang kabuluhan ng ating buhay. Okay? Let's aspire for a more meaningful na existence. Hindi lang bilang artist but also bilang human beings. Bilang mga tao. Naintindihan niyo na? Yung responsibilidad ninyo, ha? Struggle to empower yourself, equip yourself para mas maging malaking bosses kayo, pero at the same time in the future, ma-empower niyo yung sarili ninyo at lumaya kayo, mapalaya niyo yung sarili ninyo sa mga ilang bagay na naghihinder para mapalaya niyo pa yung mga ideas at mga bagay na gusto niyong gawin. Diba? Gets? Question pa. Sino po yung ano, kuya? Naging instrumental or... Hindi ko marinig, Ali. Medyo malayo ka. Sino po yung isa sa mga, or if not isa, yung mga naging supportive early mentors nyo that actually parang firm yung ganitong kaisipan, kamulatan na tinatahak nyo? Ano, sorry, sino? Anong question? Sino, ano? Sino po, or sino-sino, yung mga pa rin naging mentor nyo rin na very influential sa ganitong growth nyo and trajectory as an artist? Ah. So ano rin, ano? Maganda yung question ni Ali kasi mahalaga na mayroon tayong tinitingala or pinanggagalingan na let's call it a hero or something, ano? Or mentor. I mean, hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng mentor. Okay? Nung 2000, graduate ako sa UP nung 1999. And then sabi ko nga kanina, after graduation, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero ang galing ko magpinta. I mean, confident ako. Ang galing ko magpinta. Magaling ako mag gumawa ng artworks. And I mean, skill set ko. As in, parang ang dami kong pwedeng i-explore, pwede kong puntahan. Pero hindi ko alam kung anong gusto kong gawin. Kasi walang nagtuturo na ganun. Walang magbibigay sa'yo ng bihira or mahirap makahanap ng somebody na pwede magsabi sa'yo na, okay, ganito ang art, ganito siya. Ganito yung realities niya. Ganito yung mga notions tungkol sa pagiging artist or something. So luckily, nung 2001, na-meet ko si Bobby Valenzuela. Si Bobby, isa sa mga kilalang curators noong 80s and 90s, kung saan marami sa kanyang mga naging katrabaho ng mga artists ngayon na established, na mid-career, at saka mga senior artists ay nakatrabaho ni Bobby. So noong 2001, si Bobby ay isang independent curator. So wala siyang gallery that time. Pero marami siyang mga projects na independently ginagawa niya sa mga ilang galleries. And so, nung time na yon, nagkaroon kami ng parang informal na mentorship. Si Bobby ay hindi nag-aral ng fine arts, actually. Hindi siya nag-aral ng curatorship. Pero napaka-sharp ng kanyang understanding tungkol sa role ng art, sa role ng artist, sa significance ng art, at sa significance ng artist sa isang community or sa isang bansa. So ito yung mga bagay na i-transfer, na i-translate or na contribute niyo sa akin. Tuloy-tuloy yung aming conversation. Nung 2001 wala pang Messenger. May cellphone na nung time na yon. So text messaging kayo, ganyan. Pero nung 2001, nagwo-work ako sa Ayala Museum as graphic designer. So yan, dahil hindi ko alam ang gagawin ko, napilitan ako maghanap ng trabaho. So naging graphic designer ako sa Ayala Museum. Si Bobby naman, curator siya sa Boston Gallery, and then nakatira siya sa Sukat, pero yung kanyang shuttle ay nandun sa Landmark sa Makati, nakatabi lang ng Ayala Museum. So tuwing umaga, before siya pumunta ng Boston Gallery, magmi-meet kami sa Greenbelt for breakfast. At dun sa breakfast na yon, dun nagsisimula yung balitaktakan namin tungkol sa art. Kwentuhan tungkol sa art, ganyan. And then, papasok na ako sa opisina. Siya naman, papasok na siya sa Boston Gallery.
Sa hapon, babalik siya, uuwi uli siya, dadaan uli siya ng landmark, siguro mga 3 o'clock, 4 o'clock, imi-message na ako, Les, uwi na ako, gusto mo magkape? Magkakape kami ngayon. Magbe-break ako ng mga 3 o'clock, 3.30. And then, balitakta ka na naman tungkol sa art. Napaka-informal na conversation. Pero sobrang lawak nung topics na pinag-uusapan namin. Hindi lang art, pati history, pati economics, pati chismis, mga tragedies and comedies ng contemporary at saka ng history ng art, Philippine at saka ng international art scene na papag-usapan namin. So yung mga trahedya ng mga naunang generation, kaya maingat ako, alam ko na kung bakit. Alam ko yung mga do's and don'ts, alam ko yung mga kasaysayan, although hindi eksakto, pero syempre, naging aral para sa akin. Ano? So, pinakilala niya sa akin yun, kinuwento niya yung mga bagay na ganun, ano yung role na dapat kong gampanan bilang batang artist, ano yung dapat kong gampanan bilang bahagi ng komunidad ng mga artist, at yung dapat kong gampanan bilang citizen ng bansang ito. Diba? So, parang pangmalawakan. Ano? Hindi lang siya curatorial project na i-curate niya ako dahil lang may project kami, may solo show ako. Actually, ni-recurate niya yung understanding ko sa pagiging artist at sa pagkakaroon ng practice tungkol sa art. So, maswerte ako kasi naging kahit papaano na-sharpen yung aking mga paniniwala at saka understanding tungkol sa art, at yung pinakamahalaga is yung role na dapat kong gampanan bilang isang artist. Ano? At saka, paano ko ba ito ina-navigate, itong tinatawag na art world? Kasi nagkaroon ka na ng ano, di ba? Parang binigyan ka na niya ng mga parang glimpses kung ano yung ano ba tong art world, di ba? Kinocompose siya ng mga ganitong klase ng tao, itong mga klase ng institusyon, ito ang kanilang mga galawan, ito ang kanilang gawain, si ganito, si ganyan. Lahat yan, kahit papaano, ay naibahagi niya sa akin, na-shared niya sa akin. Kaya rin naman, naiintindihan ko kung paano, although alam kong nagbabago, of course, nagbabago yung sitwasyon, nagbabago yung panahon, nagbabago rin ang mga characters dito sa mas malaking larawan, kahit papaano, naiintindihan ko kung paano siya ina-navigate. Ano? Paano mo siya babanggain at paano mo rin siya kung paano ka kailangang umurong ng konti bago ka sumabak uli. Yung mga ganong klase ng mga very informal naman, of course. Pero kapag naintindihan mo na yung ganito mga pagkakataon, makikita mo na, okay, yun pala yung ibig sabihin nun. Okay. So, yun. Si Bobby yung isa sa mga naging mentor ko. Pero unfortunately, nawala rin siya noong 2008. Or no, 2007 yata siya nung namatay siya. So parang naging mentor ko siya, hindi lang sa art, pati sa pag-curate, pati sa importansya ng mga rehiyon o regions, okay? Ng pagbibigay ng pag-empower ng mga tao or mga paggalaw sa mga regions, pag-acknowledge sa mga developments na nangyayari sa regions, ano? Pag-decentralize ng art na hindi lamang dapat nakasentro sa capital or sa Manila or sa New York or kung saan mang bahagi ng mundo, okay? Sa pagpapahalaga ng pakikinig sa maaaring mga maging developments na nagmumula sa mas maliliit na boses na katulad ng mga nasa regions. So maraming learnings na hanggang sa ngayon ay nagagamit ko, napakaswerte na naintindihan ko yung mga ganong bagay. So kaya kung hangga't kaya napakahalaga nung kinalalagyan niyo sa ngayon kasi nagkakaroon kayo ng pagkakataon na magkaroon ng encuentro or at least makapakinig sa iba't ibang mentors na maaaring makakuha kayo ng mga ilang aral na magagamit ninyo, magiging tools ninyo sa inyong pag-navigate ng art scene at ng art in general. Oo, si Bobby nasa akin yung kanyang black book. Wow. Pwede po bang i-share? Nasa akin yung black book. So lahat ng aral niya sa art scene, hindi man lahat, pero marami sa mga aral niya at saka reflections niya tungkol sa art
ay nandun sa Black Book. So, yun yung pinaka-Bible ko. Nung buhay pa si Jay Bautista, gusto naming gawa ng libro yung bagay na yun. So, I think siguro in the near future, kailangan natin gawing reference siya or siguro expand natin. Marami ng mga writers ang nakarinig na nasa akin ng Black Book at nililigawan ako para makita yung Black Book na yun at mapag-aralan nila, magamit nila sa research nila or ma-expound pa yung mga sinulat ni Bobby. I think kailangan ituloy. Kaya nga, unti-unti rin sinusulat ko yung mga ilang natututunan ko and siguro pwede natin iduksong and then maybe we can publish it para mas marami tayong matulungan ng mga younger generation na artist in the future. So, kayong apat, since kayo lang yung apat na nandyan, again, welcome kayo sa Lukban ha, anytime na may pagkakataon. Mapadaan lang kayo or intentionally gusto nyo pumunta ng Lukban, magsabi lang kayo sa and, lagi kong ina-assure ang mga residente ng Linangan, anytime na may gusto kayong itanong or gusto kayong ikonsulta tungkol sa sining, tungkol sa community, tungkol sa ginagawa ninyo, tungkol sa practice, sa art in general, lahat ng may kinalaman sa mga ginagawa ninyo, kahit tungkol sa love life ninyo, huwag kayong mag-hesitate na mag-message, okay? I-message nyo ako sa Instagram or sa Facebook or hingin nyo kay Ali yung aking number, pwede ko kayong i-entertain. Sabi ko nga, yung amount ng effort or enthusiasm na ibibigay ninyo sa art ninyo or para maintindihan yung art ay susuklian ko kung gaano karami or passionate din kayo. Kung essay yung binigay nyo sa akin, bibigyan ko kayo ng essay. Okay? So kung hanggang sa hindi dito natatapos yung maaari kong maibahagi sa inyo, so anytime na may gusto kayong ikonsulta or itanong, huwag kayong mag-atubili na magsabi sa akin. Okay? Sana ma-meet ko kayo in person. Kung hindi man sa Patikim, one of these days, I'm sure makikita pa tayo. And I'm sure makakagawa tayo ng projects in the future na magiging bahagi kayo ng PSP rin. One of these days. pwede rin po namin i-link sa inyo, kuya, yung Google Drive folder po nung works nila when you have time to give feedback. Ah, sige, sige. Para po, marilay din namin sa kanila. Opo. Sige. So, okay po. Wala na kayong question or ano? Gustong idagdag? Or bibigay ko rin po sa kanila yung email nyo. Okay lang po. So, when sige. Ask, walang problema. Oo. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pakikinig. Sana may napulot kayo. And yun. Sa inyo lahat nakasalalay yan. So, nandito lang kami para sa generation, especially sa younger generation. So, rest assured, i-assist namin kayo in many ways. Diba? Okay? Congrats at good luck sa inyo. Thank you po. Salamat po. May certificate pa rin po tayo dito. At yung okay. Token, ipapadala na lang po namin sa inyo. Oo. So, okay lang. Sige. Ayun po. Pipi-picture tayo. Screenshot. Paano po ba? Yan na lang. Okay na dyan. Yun. Ayun. At tingin tayo doon. Sa yun yung camera. Ayan. Ito yung camera. Ayan. 1, 2, 3. Ayan, okay. Di pa ako pala hindi nakatingin. Okay. Sorry na. Ay, ano ba? 1, 2, 3. Ayan, nakatingin nata. Yay! Salamat! Good luck sa Patikim ninyo. Good luck sa inyo. Certificate na. Nagpapasalamat. Oy, salamat, Ali. Salamat. Kuya, sa oras at sa wisdom. Salamat po. Okay po. Bye-bye! Salamat sa inyo. Good luck ha. Congrats at good luck. Bye. Tagal ko na siyang pinapalo. Ano ba? Question, guys. At dataan na tayo sa Lukban. Sa Lukban. Isa pa oras lang ang biyahe mo lang sa akin. O, diba? Malapit na dun, kay Elvin. Malapit lang.
Hindi pa traffic pa kung doon. O, diba? Sarap pa yung pagkain doon. Joey. Uwian everyone. Uwian. Pwedeng mag-uwian. Nag-improve yung ano niya. Pinakalos niya naman talaga natin. Siyempre, ano siya pinalos niya. Ano siya ko yun? Na beto nga, i-alis ko rin yung yung mga, sa tingin ko na-epekta sa kanya yung pronunciation ko. Wow, finger. Arang moment, Jay. At saka